Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ating kilalanin kung siya ba ay karapat-dapat mamuno sa ating pamahalaan. Alamin ang kanilang mga plataporma. Narito ang kikilatis sa ating kandidato, Joey Falcon, Bernard Tan, Pia Morato, at Miguel Hill. Ito ang Bakit Kita Iboboto. Ocho derecho. Heto na. Magandang hapon na. Good afternoon, Bernard. Good afternoon, Supremo. Good afternoon, Pia. Good afternoon, Supremo. Good afternoon, Pia. Good afternoon, Bernard. Ito po ang Ocho Derecho, special edition araw ng Piyernes, alas 4 hanggang alas 6. Ako po si Joey Falcon, ang Supremo ng Himpapawid. At ako naman po, ang inyong kakampi, si Bernard Tan. At ang mistisa ng bayan. Ako naman po si Pia Morato. Thank you po. At 22 araw na lang, election na. Ayan. Sino kaya ang napipisil ng taong bayan? Aha. Sino ang mangingibabaw? Pero mga kalahating buwan pa yan, mga kalahating buwan ng Abril, bago natin malaman kung sino talaga ang mananatiling namamayagpad sa mga surveys. Sa ngayon, nangunguna pa rin na si Senadora Grace Poe ng Bahagya. Mm-hmm. Pero sabi nga, statistically, close. Sila ni Duterte. Yun. At yung si presidential ato itong LP presidential bet, medyo nalalayo pa rin ng konti. Ganon din yung ating vice president na si? Si Jojo Marvinay. Mm-hmm. Anyway, abangan po natin sapagkat magbabago-bago pa po ang salansan ng mga survey habang lumalapit ang eleksyon. Anong mga hiring-hiring nyo na sa paligid? Nako po! Paiba-iba pa rin. Ay, nako. Marami pa rin naman ang undecided eh. Oo nga eh. Marami pa. Marami pa rin ang undesirable. I guess. Undecided at undesirable. Yung isang abogado, best friend mo yata ito, Bernard, si De Lima, na-interview sa Manila Bulletin. Yung divorce daw dapat na pairalid na, napapanahon. Sino ayun? Hello. Ayun. Sinong best friend sinasabi mo? Si De Lima. Ayun, oo. Oh, yung divorce daw eh, napapanahon. Ayon sa interview sa kanya ng Manila Bulletin. Oo. At yung BBL kailangan. Sabi niya? Sabi niya. Talagang halata nagpapalakas sa Mindanao. Talaga, oo. At sa kinapawan daw, justice ang kailangan. Ah, ganun. Unahin muna niya yung mamasapa, no? Oo, ang dami ha. Diba? Galing siya ron na. Ang dami niyang kasong may iwanan. Pagkatapos dito, sisigaw siya ng justice ang kailangan sa kinapawan. Paano sa Maguindanao Massacre? Oh, yeah. Sa mamasapa, no? Ayan. Hindi siya sisigaw ng justice? Dami kaya. Oo. Oh. Iyon lang doon pa rin sa ano yung sa Palawan kay Ortega, Jerry Ortega. Pero yung divorce eh, kailangan na ron, napapanahon daw. Divorce? Napag-usapan. Siguro kung personal na buhay ang pag-uusapan, baka related na related sa kanya yun. Ano ba yan? Pwede. Akmang-akma. Akmang-akma. Ikaw, Pia. Ano? Alam ko, conservative ka. Uh-huh. Sa divorce. Hindi naman ako conservative. In fact, annulled nga ako eh. Hindi naman masyadong liberated. Uh-huh. Diba? I am in the middle. So, Tama lang. Sa divorce at saka sa annulment, alin ang mas bagay dito sa Pilipinas? I agree with the others who say na they should flex the annulment in court. Make it become easier. Madali. Oh, kasi naman in our country wala naman tayong divorce. Kaya nga, diba? Pero meron naman tayong annulment. Ayun ang sinasabi na napapanahon na para maging batas.
Just in case, alin pa talaga ang madali? Divorce o annulment? Annulment, kasi nandun na naman eh. Oh. But just to make, to ease it, ease it further, makakatulong, lalo na in terms of expense. Tama. So, easier and cheaper. Easier and cheaper. Wala naman tayong divorce dito, so hindi natin alam. Hindi, ito nga, gagawin ng batas. Halimbawa, naging batas. Siguro naman kung ginawa nila yon sa divorce, that is one consideration that they will take. Yeah. If they make a divorce law, how cheap is it going to be? Mm-hmm. Accessible for, you know, for everyone. Everyone. Yeah. Everyone. Ako hindi supremo, lang di for the rich. Ako, anong pinapaboran mo? Yung annulment na sinasabi ni Pia, which is now existing, di ba? Mm. Parang ganun din yung, kaya, pero mas ano yata to, mas lighter siya than pag sinabi mong divorce talaga. Sa divorce, yung mga, halimbawa, mga pag-ari, mga yaman, paano yun? Talaga. Sa annulment ba, hati? Sa annulment rin naman. Meron din. Actually, ang difference lang siguro nito, mas magaang siyang konti. Being a dominant Catholic country tayo. Mm-hmm. Siguro, acceptable. Kahit naman sa Catholic Church, acceptable lang ang annulment. Meron naman annulment. Ang annulment. Yes, kasi kumbaga, hindi din mo naman na pwede ipagpilitan kung nagkakasakitan na, lalo na physical. Ako naman kasi, since we have annulment in place na, improve na lang natin yun. Nandun na yun eh. Yung sinasabi ni Pia na hindi masyadong magastos. At yung proseso, hindi ka para kang pahihirapan na parang ikaw na magsasabing, ito ba mga dadaan ng proseso? Wag na. Yes, pero kung napakasimple naman pala, edi mag-usap kayo ng tawag dito, civil, no? Oo, exactly. At maganda pa 'yun, nakakapag-usap talaga kayo ng mas maganda. And maybe sa divorce pa hindi makakapag-usap. Nakakapag-usap din, kaya lang mas ata ang divorce, eh. 'Yun yung tinatawag na ang annulment kasi supremo. Ando doon pa rin kasi yung meron pa rin kahit bintanang nakabukas. Mm. Na tama ba ako, Pia? Ganito kasi yun. Kasi you cannot. Can you marry another one? Of course. Are you asking me personally? Yes, I can. Pwede na rin ba? Ay, ganito yon. Na-divorce kasi, ang alam ko, pwede. Kasi divorce ka. Pero the thing is, kasi Katoliko ako. Oh. Yeah. Diba? So, unless na may church annulment ka, which I have, by the way, pwede ka magpakasal if you only have the court annulment, mm-hmm. di ba? You were only awarded annulment from the court. Mm-hmm. Pwede kayo magpakasal ulit in civilly. Yeah. Mm-hmm. Okay. Because by the law, you are already a single person. Oh. Yes. But since we have an attached religion, which is the Catholic Church, in my case, that is the case. Mm-hmm. Siyempre, yung annulment rin in the Catholic Church mag-a-apply ka rin dun. Was something, you mm-hmm. know, that needs to be applied. Oh, pero sinabi na ng Papa noon na papadaliin. Inatasa niya simbahan. Exactly. Remember? Napadaliin ang pagkasagawa ng annulment sa mga simbahan. Oh, so if you see that, kung nakikita mo yon, Supremo, Bernard, kung si yung Santo Papa sinasabi ngayon to ease the annulment measures from the Catholic Church, including cost. Yes. Uh-oh. Tayo, may annulment na tayo civilly in the law. Yeah. Di ganun na rin. It makes more sense. Tama. Na easy also in the law, annulment pa rin. Mm-mm. Diba? Pero, let us make it better. Yun. Accessible for everyone. Mm. Okay. Balik tayo mamaya. Samantala. 8-8-8-TRY-TV. Report. Polis na ibinuwis ang buhay sa ngalan ng tungkulin. Itinaas ang rangko. May ulat si Boyet. Guillermo Boyet? Yes, itataas ang rangko mula sa Police Officer 1 tungo sa Police Officer 2 ang dalawang bagitong polis na binuwis ang buhay sa ngalan na sinumpaan nilang tungkulin. Ang dalawang magiting na polis ay sina PO1 Roderin Gonzaga at PO1 Christian Santos na itataas ang rangko matapos aprobahan ng National Police Commission ang kanilang special promotion. Nakamit ni PO1 Gonzaga ang promotion na magsagawa siya ng search and rescue operation noong 2013 sa mga biktima ng baha sa Bagawayan City, Negros Oriental, kung saan tinawid ng pulis sa pamamagitan ng lubid ng isang ilog na malakas ang agos ng tubig para magligtas. Pero sa kasamaang palad, nalagot ang tangang lubid at natangay siya ng rumaragasang agos.
ang walang buhay na katawan ng pulis ay natagpuan kinabukasan sa shoreline ng Sitio Pacifica, Barangay Caranoche, Santa Catalina, Negros Oriental. Okay. Samantala, mag-isa namang nakipag-sarihan sa mga holdupper si P.O. Juan Santos, kung saan napabagsak nito sa palitan ng putok ang isa sa dalawang holdupper na ng holdup sa isang pampasaherong bus na naganap sa Philam Homes, Barangay Pag-asa, Quezon City noong 2014. Ayon kay Napulcom Vice Chairman and Executive Officer Attorney Rogelio Casuraw, sa ilalim ng RA 8551, ang special promotion anya ay iginagawad sa miyembro ng PNP sa oras na malagay sa panganib ang buhay nito habang tumutupad sa kanyang tungkulin. Ito si Boyet Guillermo ng DZRJ 810 A-Tri Media, ang himpila ng bawat Pilipino. Maraming salamat, Boyet Guillermo. A-Tri TV, Philly Report. Oras natin, alas 4.14. Si Tiam Tsapsi, 4.40 na po. Okay. Kahapon kasi may mga nag-text na hindi natin nabasa, sabi ko ilagay para mabasa natin. Ay, oo, yung mga hindi umabot. Oo. Alis kasi ng oras. Eh, itong si JM, kumakain yata ng pansit kaya nakatulog sa pansitan. Mahilig magpansit ito eh. Mintis daw yung target sa landing. Mm-hmm. Kaya na matay yung isang sundalo sa kasagsagan ng balikatan exercises. May matay kasing sundalo na Pinoy. Tama nga. Oh, yun eh, nagmintis sa target landing. Nagpa-parachute ito eh. Ayun, oo. Eh, nagmintis. Baka napaaga ng talon. Huli. Hindi masyadong na-trained sa paggamit ng parachute. Ayun, Magandang hapon po, Vice Mayor Joy Belmonte. Yes. Dumating na po yung aming bisita sa hapong ito. Ang isa sa mga tumatakbo sa pang-tatlong term na ito. Pangatlong term na po. Okay, sa pagka-Vice President ng Lungsod ng Quezon. Vice Mayor lang po. Vice Mayor. Vice President agad. Na-promote. Ano yan? Sinyalis yan. May pangit tayo. Hindi, Vice President ng kumpanya. Oo, hindi. May pangit tayo. Ano ba? Hindi, pag ako nagsalita. Oo naman. May pangit tayo yan. Kami, pag kami nag-comment dito, lumalabas sa diary. Lumalabas eh. Wala pa sa diary. Ganun ba? Sana good news yan. Sari nawa, no? Magdilang anghel ako. So, Vice President Joy Belmonte of the Republic of the Philippines. Pero ngayon, Vice Mayor muna. Apo. Ano post? Vice Mayor po, itong third term pero po. Pero ano post? Meron po akong kalaban. Actually, kaya number 3 sa balota na lang ako. Dati number 1. Eh. Pero may tatlo pa akong kalaban. Kasi si Mayor Herbert Bautista, ano post yata? Ano? Si Mayor. Here ata, meron din dalawang kalaban. Meron din po. Dati sinasabi niya, ano post siya? Pwede niya, ano post siya, kasi hindi naman siguro masyadong seryoso yung mga kalaban niya. Okay, bibigyan mo namin kayo ng pagkakataon bumati sa inyong mga constituents at sa ating mga tagapakinig, tagapanood. Mm-hmm. Maganda nga. Hapon po sa ating lahat, sa lahat po ng mga tagalungsod Quezon, ako po ay bumabati sa inyo ng isang magandang-maganda at masayang araw. Dito po sa ating espesyal na pagtatanghal ng Ocho Diretso, itong bakit kita ay boboto, marami po kaming katanungang mga ipapasagot sa inyo. Apo. Pero sa bandang huli, merong matinding tanong. So, umpisa ni Pia. Okay. Pia. Ready na ba? Baka i-introduce ko muna ang Vice Mayor din natin. Okay. Yes. So. Siyempre, si Vice Mayor Joy Belmonte, I'm so proud to say, galing din sa Poveda Learning Center. Diyan ako nag-aral, hindi ba? Mm-hmm. At siyempre, she's the youngest and the only girl among 4 children of incumbent Quezon City 4th District Representative Sunny Belmonte, or SB nga ang tawag natin dito, hindi ba? Siyempre, ang mami niya na si Betty Go Belmonte was the founding chair of the Philippine Star and one of the founders of the Philippine Daily Inquirer din. Of course, nasabi ko na nga na si Vice Mayor Joy Belmonte galing nga sa Poveda Learning Center. Pumunta rin siya sa Ateneo de Manila University. Okay, at sumali din siya dito sa mga Jesuit Volunteers of the Philippines. Tama ba, Vice? Oo, tama? JVP, nag-volunteer po ako sa Bukidnon. Okay, teaching farmers' children in Bukidnon.
Yeah. And 1 year stint in the in the early 90s. Tapos siya rin yata nagpasimula ng Quezon City Ladies Foundation. Mm-hmm. Okay? And siya yung president from 2001 hanggang 2010. Mm-hmm. Okay? Tapos syempre siya rin yung head ng Quezon City Performing Arts. Mm-hmm. Archaeologist pa rin ang ating vice mayor dito sa Quezon City. Mm-hmm. And naging professor din sa UP Diliman for archaeology. And then, Congressional Spouses Foundation rin siya. You're the chair. Opo. Okay, you're the chair. Of course, ang daming awards and recognitions like Gawad Gabriela, Universal Peace Federation, at Rotary Foundation of Rotary International. Mm. Yeah, I'd like to add also na noong 2015, itong nakaraan, ay kami rin po ay nagawaran ng DILG ng Most Outstanding Sangguniang Panlunsod sa buong Pilipinas. So, ito ang latest namin na award. Okay. Ako po si Joey Falcon, siya po si Bernard Tan, at siya si Pia Morato. Pala ito, kakilala kayong dalawa. Apo. Hindi naman kayo naging magkaklase sa Pobeda. Hindi po. Ayun. Mas bata po siya sa akin. Ayun. Pero ano, sinasabi ko nga, ate ko siya. Ayun. So ang inyong mister ay nasa United States? Dito po sa Pilipinas. Andito na. Apo. Sama-sama na kayo. Okay. Napansin ko yung Supremo NPA, yung kanyang hilig sa archaeology. Mm-hmm. At katunayan siya ay nag-master's degree in archaeology at the University College of London in 1996. Mm-hmm. Opo, yes. Long time ago. Ano po ito, passion nito na mahilig kayo? Yeah, ito yung original ambition ko sa buhay talaga, maging isang archaeologist, no? Mm-hmm. Kaya ang inaral ko po sa Ateneo ay anthropology. Mm-hmm. At nung natapos po ko ay nagkaroon po ako ng pagkakataon mag-aral sa United Kingdom. Mm-hmm. So nag-aral po ako doon ng museum studies and the archaeology. At I was in the middle of my PhD nung ako po ay pinauwi ng tatay ko para tumulong sa kanyang kampanya. At that time, my father was running for mayor of Quezon City. Mm-hmm. Sa ibang bansa, popular yung mga ganyang kurso. Pero dito sa atin, bihirang kumukuha ng kurso. Hilig ganyan talaga eh. Opo, pero magdi-discover ng mga na. Pero at this time, kasi nung natapos ako ng master's, nagbukas po kami ng isang departamento sa UP. Ayun. Oo, ito yung Archaeological Studies Program, no? So may ilan akong estudyante doon at ngayon, recently lang, bumalik ako ulit doon at napakalaki na ng gusali nila at napakarami na rin mga estudyante. Marami na rin nakakahilig. Opo. Ang ganda, di ba? Kasi dati, wala naman yan eh. Uh-oh. Sa ibang bansa, alam ko, popular rin mga ganyang kurso. Pero Vice Mayor, nung since yun yung hilig nyo at the start, so nung pinauwi kayo to help in the campaign of your father who's running for mayor that mm-hmm, time? Mm-hmm. Yes. Yeah. So paano naman yung story na kayo mismo na napunta as VP? Vice Mayor. Sorry. Inuunahan niyo ako. Ito na. May pangitin talaga. May pangitin talaga. Talagang papunta ron eh. Di ba? Vice Mayor. Actually, yung aking pong passion to help others, yung aking pong pagiging isang lingkod bayan, nandiyan na rin po sa aking puso. Kasi katulad ng binanggit ni Pia, pagkatapos ko po magkolehyo, nagturo po ako sa Bukidnon, sa mga anak ng mga magsasaka bilang isang volunteer, no? Uh-huh. So, nandun talaga yung passion sa akin. Ngunit inuna ko muna itong hilig ko sa culture and the arts. Yeah. Pero nung bumalik na po ko sa Pilipinas, sinabay ko naman po, nagturo ako sa pamantasan ng Pilipinas ng archaeology dun sa bagong departamento na amin pong tinayo. At the same time po ay nagtrabaho po ako sa ilang mga NGOs. Mm-hmm. At ay pinagpatuloy ko rin po ang aking pong hilig na maglingkod sa ating pong mga kababayan. Mm-hmm. So being man for others, diba? Talagang na-inculcate. Opo. Ayun. At ang naging siguro malapit sa puso ko ay yung mga advocacy ang may kinalaman po sa kababaihan at kabataan. Yeah. Siyan po ang aking hanggang ngayon sinusulong. Mm. At sa edukasyon. Opo, syempre kasama na rin po yun. Kaya excited ako magtanong kay Vice Mayor. Sige. Okay. Sandali po lamang at nais kong makiramay dito sa mga naiwan ng isa namin dating kasamaan sa Radyo Patrol. Mm. Radyo Patrol number 6 po ako eh. Mm-hmm. Yung Radyo Patrol number 24 namin, si Jun Lingkuran, sa makabilang buhay na po, 2 minuto pa lamang ang nakakalipas. Sakit ito, leukemia, sa ospital. Oh. So kay Jun Lingkuran, condolence bye-bye. Po. At sa kanya mga kaanak, nakikiramay po ako. Mm-hmm. Okay, tuloy po tayo, alas 4:23. Okay. Ano po,
ako na mauna. Oh, sige. Yan, na-excite ako eh. Okay, sige. Vice, kasi nakita rin natin to sa television, pinag-uusapan din namin ni Supremo to on our daily program, no, every morning. Yung ordinansa dito sa Quezon City para sa kababaihan. Baka, Vice Mayor, pwede niyong i-explain sa ating mga listeners kung ano tong ordinansa na to. Mm-hmm. Well, marami po tayong mga ordinansa para sa kababaihan. Isa tayo sa mga lungsod kung saan talagang pantay-pantay ang mga kababaihan at kalalakihan. Mm-hmm. No? Pero very recently, ay in-amend po namin ang Gender and Development Code po namin upang ma-harmonize po doon sa program ng UN, ang tinatawag na UN Safe Cities program, no? Kung saan ngayon pati ang pag sa sexually harass o pagpipito sa mga kababaihan sa mga pampublikong lugar ay hindi ay isa rin na ring kasalanan. Opo. So lahat ng uri po ng pagbabastos sa kababaihan ay kasalanan na po sa lungsod Quezon. Na-discuss nga namin ni Pia kaninang umaga yan. So sisipulan mo lang, bawal na. Bawal na. Bawal din yung dumaan, titingnan mong gano'n, bawal. Ay, depende sa tingin. Pag ang tingin mo may pagnanasa. Paano alam mo kung may pagnanasa o wala? Nako, Vice. Turingin ka lang. Naglalaway-laway ka pa. Ayun. Pagkatingnan mo ng medyo pailalim pa, bawal yun. Ngayon, ang pagtitig mo malagkit lang, nagpapakit ka lang, okay lang. Nako, ano ba yan? Natawa tuloy sa'yo. Pag nagpapakit, wala namang kasalanan. Oo naman po. Pero siguro mas towards yung nagsustock na kayo. Ayun. Ang komportable na yung babae. Exactly. Yung present. Kung inaabangan mo na sa trabaho, nga. Yung paglabas sa bahay, hinihibuan mo, ayan, lalo ayan, na yan. Yung mga ganun, o kaya tinatawag mo ng mga salita na hindi magaganda. Oh, bawal na yun. Ayun, bawal talaga yun. Verbal abuse. O yung pag-istok, yung aso, pag sumunod sa'yo, takot ka na eh. O di yung tao pa na may pananasa. So yung po ay na-discuss nga namin kanina, pati pala yung, halimbawa, tinawag mong sexy. Pati yun nga. Pati name yun, calling. Actually. Name calling is also not allowed, no? Although nakakatuwa nga kasi nag-text sa akin ng isang UP professor at sabi niya, okay yung sexy pero minsan pag tinawag mo daw na mataba, hindi ba dapat mali din daw yun? Kasi nakakasakit din ang damdamin yun, di ba? So nag-suggest nga siya na dapat meron ding bawal din ang pagtawag ng mga ganung klaseng mga salita. Negatibong salita. Right. Kahit na walang kinalaman sa sexualidad, pero kung halimbawa bullying na ang dating, mataba ka, ang pangit mo, magano, dapat sana yun din ay gawing kasalanan. Yan. Ang suggestion din sa amin. Eh, ang batas na ito effective na ngayon or kailan po ba? Well, ito po ay napasa na ng sanggunian panlunsod bago kami nag-recess para mangampanya at tingin ko napirmahan na rin ni Mayor Herbert Bautista. Pero, so, batas na po talaga. So, effective immediately na. Ipapublish pa ba ito within 15 days? Oh, wala na. I think hindi na siya kailangan ipublish. Kasi city ordinance. Yeah, city ordinance. Okay. And you will just have to ensure dun sa lahat ng mga GAD focal persons namin kasi sa bawat barangay ay may gender and development focal person. Mm-hmm. Meron po tayong mga samahan ng makababaihan na itong mga batas na to ay matransmit natin sa kanila lahat. Okay. Kasi para kumalat ang impormasyon. Opo. Kasi kung halimbawa, yung grupo lang, baka hindi makarating lahat sa sulok-sulok ng mga taga Quezon City. Mm-hmm. Matalang kung nakadyaryo yan, mababasa yan. Oo. Siguro sa mga barangay? Oo. Para yung mga barangay na mag-inform. Kahit yung parang pinaka-leaflet lang, mamahagi yung mga barangay. Opo, actually kasama po sa batas yung pagpapalakas ng tinatawag na VAWCI desk. No? Mm-hmm. Kasi nasa batas na nauna, kailangan ng bawat barangay ay may violence against women and their children desk. Kung saan nire-report naman talaga lahat ng mga ganitong klaseng mga instances. No? And just recently, nung nakaraang buwan, ay nagbukas po tayo ng isang crisis center or protection center for women and children and LGBTs who are victims of gender-based violence and abuse. No? Ito ay matatagpuan sa Project 8 sa Quezon City General Hospital. At ang maganda dyan, tingin ko kami lang ang lungsod na may ganyan kasi project ko yan. Advocacy ko yan. Gusto ko one-stop shop. Ibig sabihin, noon yung babae o yung bata o kahit yung LGBT, yung biktima, hindi na kailangan ilang beses pa paulit-ulit yung kanyang kwento. Mm-hmm. Pagpunta niya dun sa shelter, naandyan na ang polis, naandyan na ang abogado, naandyan ang medical legal, ang doktor, ang guidance counselor, ang social worker, lahat na mga taong kailangan makinig sa storya niya, naandyan na, isang beses lang na ikukwento, naka-record na. Yes. Tapos yung abogado,
ito notarize kagad. Opo. At ang so, maganda dyan, shelter po siya. So ang ibig sabihin nun, kung ayaw po niyang umuwi sa kanyang bahay dahil siguro natatakot no? Nabugbog siya. Eh, meron siyang option na magstay ng ilang araw doon sa aming shelter para magmuni-muni, magnilay-nilay, mabigyan ng payo. Pwede po tayo makipag-ugnayan sa mga spiritual director, sa mga parin. At kung napagpasyahan ng biktima na ayaw na niyang umuwi sa tahanan niya, ngunit wala siyang ibang mga option sa buhay dahil wala siyang pinagkakakitaan, ay pwede rin tayo makipag-ugnayan sa kanya para meron siyang empleyo. Maganda. Kung paano mabubuhay mag-isa ulit. Opo. Para hindi nawawalan ng pag-asa ang isang tao. Pero Vice Mayor, halimbawa po, yung tao minsan ayaw lang magreklamo dahil nahihiya. So pwede yun na hindi siya masyadong, kasi baka mamaya ma-expose siya, yun ang kinahihiya o kinatatakot. Meron ganun. Ma-scandalous siya, parang ganun. Most of the time, ganun. Diba? Kaya, diba, Supremo? Oo, meron ganun. Yun lang din minsan ang dahilan, kaya ayaw magsumbong. So, opo. Pag ganun, may protection naman kayo na opo. Withheld yung kanyang identity. Actually, in the past, mataas na ang bilang ng mga victims of violence. No? Pero dahil nga may stigma attached to talking about it, yes. Ay tinatago na lang ng biktima sa sariling kalooban yung nangyayari. At yan ang dahilan kung bakit hindi nadadala sa hustisya yung mga perpetrators na ng ganitong klaseng krimen. Kaya yung batas is meant to encourage women to stand up for their rights and they have a right to be protected no from violence. At syempre, pag sila naman ay nagkaroon ng lakas na loob para magsumbong, ay sila ay poprotektahan namin dun sa shelter namin. Maganda. Yan ang maganda. Kasi maganda, pag maganda. In-encourage mo siya, nandito kami. Diba, nandito kami, poprotektahan namin. So, malaramdaman mo, hindi ka nag-iisa, talagang may encourage ka na to divulge. To divulge. And also, the lawyers are meant to help them to see justice to the end, no? Yeah. Kaya in-encourage namin sila na huwag kang mag-alala, yung mga abogado namin are trained to help you to the end, no? Para hindi i-drop your siguro talaga yung information dissemination. Kasi meron dyan sabihin, bakit nyo kinuli? Ay, sumipol kasi sa babae. Hindi naman namin alam na bawal sumipol eh. Mga ganun. Pagdating sa tanungan, sabihin nila, hindi nila alam yun. Well, sabi nga nila, ignorance of the law is no excuse to break the law, diba? Pero dapat dissemination din. Opo. So, responsibilidad po talaga ng pamahalaan na lahat po ng ating batas ay ipaalam. Isa nga po sa aking panukala, sa darating ko pong termino, kung sakaling manalo po ako, lahat po ng mga batas na may kinalaman sa mga karapatan ng pagkaraniwang taong bayan, kailangan po natin isa Tagalog. Oh, yun. Kasi yung mga batas karamihan ay nasa Ingles, nasa lengguwahe ng mga abogado. Napakaraming ginagamit na jargon. Tsaka mga komplikadong mga salita. Oo, at hindi naintindihan ng pagkaraniwang tao. Totoo. So isa yan sa aking mga gustong gawin. Mga therefore, tapos mga whereas. Whereas. Napakarami. Oo nga, totoo isang yan. Isang lang yun, ha? Tama. Yung pa nasa bulungin kahulugan. Ikot-ikot pang gano'n. Inikot-ikot. Okay, isa pa sa mga pag-uusapan din natin with Vice Mayor Joy Belmonte is the women's movement no for Lenny Robredo. Interesado rin ako malaman kung ano talaga ang ano talaga ito. It's exciting kasi syempre para sa akin, lalo na ngayon, 21st century, I think is para sa mga kababaihan. Again, inyo na lang. Actually, nakakatawa nga, Pia, kasi napagmasdan ko nung ako ay nag-house to house ng mga nakaraaraw, yung mga asawang lalaki ay naglalaba. Ay, salamat, guys. Pero yung mga babae nasa labas at nagtotong-it. So, ay, nako! Hindi ata maganda rin yun. Gaano kasama para sa amin yung ganon. Yeah. Pero hindi kami nagre-reklamo. Hindi, sa totoo lang, yung nakikita ni Vice Mayor, realidad yun. O realidad. Kasi lumalabas dito, pumapayag din yung lalaki siya naglalaba. Yeah. Bakit? Oo. Swerte ka, ikaw magsugal dun. May mga ganun eh. Mag-aangang kamay mo, ikaw kumakot ng baraha ron. Sige. May ganun eh. Pero syempre, ayaw naman natin. Ayaw natin. No? Gusto natin, gumawa naman yung kababaihan natin na makabuluhan mga gawain. Tama. Imagine house to house, ang hirap naman nun. Medyo mahirap. Maganda yun. At saka maganda yun, at least nakikita niyo talag
talaga at marami pa talagang pwedeng gawin. Nakikita diba? ang kagandahan ng pangangampa niya talaga sa baba ay nakikita natin yung tunay na sitwasyon ng mga mamamayan natin at nakikita rin natin kung anong pwede natin gawin para mapabuti ang kanilang mga buhay. So actually kahit mahirap siya, mainit, na-appreciate ko yung campaign period. Yun ang kagandahan po ng nakakakunik kayo sa mga tao sa mga sulok-sulok ng inyong lugar. Hindi kaya ng iba, nasa opisina lang, report na lang ang tinatanggap. Doon mismo actual yung nakikita. Opo, at nababalidate din po yung mga reports na nakukuha po natin sa sa office na po. Tsaka sa office niya yata, right now as Vice Mayor, meron din kayong action team or parang office na doon nag-report at nalalaman niyo rin kung... Opo, very proactive po yung office ng Vice Mayor natin. Meron po tayong mga field coordinators na talagang nakababad sa mga area at nagbabalita sa atin kung ano ang mga pangyayari at ano yung mga pangangailangan sa iba't ibang mga barangay natin. Actually, sa totoo lang, bihira yung Vice Mayor na nagtatrabaho. Oo naman. Di ba, Kia? Oo. Ay, Rema, di ba? Karamihan na naririnig diba? Nila si Mayor, si Mayor, si Mayor. Para sa akin, if you don't know what's happening on the ground. Yun eh. Diba? Pero yung Vice Mayor natin sa Quezon City, medyo nakaka-proud kasi nga, bata pa siya, di ba? At saka, kung titingnan mo, di ba? Yung accomplishment na ginagawa niya as Vice Mayor na kung tutuusin sa ibang lunsod, hindi ganun sila ka-aktibo. Yun ang diferensya. At bago pa siya mag-Vice Mayor, aktibo na kasi siya. Yung iba kasi papakita lang pagka may session. Oh, okay, pag tinawag ni Mayor, alis ako, punta ka rito. Alis ako, punta ka rito. Yun, ganun lang. Pero yung kamon siya mismo, may proyekto, may ganito. Yun ang medyo hindi natin masyado nakikita. Okay, pabalik tayo pagkalipas ng ilang paalaala. H-Tri-Media Pro Incorporated. This is H-Tri-TV. Derechahan at walang paligoy-ligoy na usapin iba't ibang issue. Hihimayin ng ating kakampi sa katarungan at katotohanan na si Bernard Tan kasama ang nag-iisang supremo ng himpapawid, Joey Falcon, sa Ocho Derecho, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Good morning, Philippines! Isang magandang umaga ang bubungad sa inyong mga telebisyon kasama ang supremo ng bayan, Joey Falcon. Good morning, Philippines! At ang matalino, magandang mestiza ng bayan, Pia Morato. Good morning, Philippines! Alamin ang mga pangunahing presyo ng bilihin, cooking recipes and tips, maging lagay ng trapiko at panahon, pati na rin kapalaran ninyo ngayong araw. Kapalaran. Iba't ibang payo at tips mula sa mga eksperto ng ating bansa. Good news, good vibes, good morning, Philippines! Balita sa loob at labas ng bansa. Narito na ang mga pambansang panggising ng bayan, Joey Falcon at Pia Morato. Para sa inyong mga masugid namin ito kasubaybay ng 8Tri Media, sa mga nakikinig at nanonood sa Cable Link Channel 7, may regalo kami para sa inyo. Mag-text lamang at sabihin ang pangalan ng programa sa aming himpilan na pinapakinggan o pinapanood nyo ngayon. Para sa chance ang manalo ng gift pack mula sa 8Tri Media Broadcasting, i-text lang sa 0917-798-8910 ang inyong pangalan, lugar, at ang pangalan ng programa ang inyong sinusubaybayan. 0917-798-8910. Text na! This program is brought to you by 8Tri Media Pro Incorporated. Halalan 2016, makabuluhang talakayan para sa makasaysayang pagpili ng panibagong mamumuno sa ating bansa. Makinig sa Bakit Kita Iboboto para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayanang Pilipino kung sino ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Samahan natin sa pagkilala ng mga kandidato sina Joey Falcon, Bernard Tan, Pia Morato at Miguel Hill sa programang
naman. Bakit kita iboboto? Bakit kita iboboto? Bakit kita iboboto? Tuwing araw ng Biyernes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ating kilalanin kung siya ba ay karapat-dapat mamuno sa ating pamahalaan. Alamin ang kanilang mga plataporma. Narito ang kikilatis sa ating kandidato, Joey Falcon, Bernard Tan, Pia Morato, at Miguel Hill. Ito ang Bakit Kita Iboboto. Ototototo Diretso. Heto na! Paras natin, 38 minuto makalipas ang ikapat ng hapon. Oh, ako naman, son, las 4.39 por la man, por la tarde. Oh, nakita mo. Yeah. Or is, habla Espanyol si Vice Joy, ha? Kaya ingat-ingat kayo. Chinese. Ako naman, si Tiam Sansap Kao. 4.39 na po. Ito language dito. Okay. kahapon may mga naiwala ka tayo ng yes, text. Oh, nais kong basahin dahil kahapon ito hindi nakatapos na basahin eh. Mm. Kinapos yung aming programa kaya babasahin muna namin para naman hindi mabigo yung nag-text. Ayun. Ang sabi niya ay mapagpalang hapon po, Supremo Kuyang Joey at Poging Sir Bernard. Sana ipatupad ng LTFRB na magsuot ng uniforme na disente ang mga jeepney driver at wag naman sanang maninigarilyo habang nasa biyahe. Totoo yan. At nalalanghap na mga pasahero. Respeto sa mga pasahero, wag nagmumura at mainit ang ulo. Di pa nakakababa ng maayos ang pasahero ay pinapaharurot na. Namuntik ng madisgrasya, madudumi ang mga kamay at maligo naman ang cologne. At smile sa pasahero at wag magpatugtog ng malakas na stereo, nakakadistract. Salamat po, Solid Marvin Kapili, Manugit, Tondo, Manila. Nako, salamat Marvin. Palagay ko makakuha ng ideya riyan si Vice Mayor. Oo. Hindi nag-uniform ang jeepney driver, medyo naninigarilyo pa doon sa loob, masungit pa sa pasahero. Dapat po ikulong si Malala Mendoza, manugang pa naman niya, TUCP founder Demokrito Mendoza. Ito yung gobernur ng Kidapawan? Kidapawan. Oo. Pero mapang-api sa maliliit si Lala. Yung para na bandera, pagka nagkasalita. Buti pa Duterte, tumulong agad. Laganap na sa media nakakahiyang away sa pera ni Poe and Cheese. Nagpapatunay na kurakot sila. Duterte sa taong bayan lang may utang na loob, unlike Binay, Mar, and Jeff. Nangampanya pa? siya si Jeff, tama? Siya si Jeff. Okay, Jeff. Okay, maraming salamat sa inyo sa mga nag-text sa amin. Yung mga gusto pang mag-text, 0917-798-8910. Ang hatayin po namin ay 412-0288. Napapanood nyo kami sa Channel 7, ang cable link. At kung gusto nyo kaming sundan sa website, www.8trymedia.com sa US Stream. At sa Facebook, facebook.com/8trymedia. Follow us on Twitter at 8trymedia. Instagram at 8trymedia. Balik po tayo kay Vice Mayor o Vice President. Dave Del Monte. Okay. Ayun, de, tanong ko lang yung, tatanong ko sana, pang third term na tong tatakban yung Vice Mayor. Hindi niyo po naisip na tumakbo as Mayor? Well, ito po ay desisyon ng partido. Mm-hmm. At sa kasalukuyan po, ang aking pong mayor, incumbent mayor, si Mayor Herbert Bautista at ako ay magkapartido. Mm-hmm. At meron pa po siyang third term at pinili niyang tumakbo for his third term. At meron po tayong tinatawag na equity of the incumbent. So, ang incumbent po talaga ang nasusunod. So, kayo third term din. Oh, third term din. Sa isang taon, pasa isang election, pwede na. Pero depende po sa kagustuhan ng Panginoon nyo. Ang kagandahan lang ito, yung sinasabi ni Vice Mayor na equity of the incumbent at saka yung tinatawag na yung party. Diba, no? Meron siyang word of parang honor na rin. Kaya kasi sa ibang lunsod, hindi na eh. And sa akin ha, that's walang what ganun. I like about the party system also ha. Sa akin lang, sa opinion ko yan. Kasi lalo na dito sa ating bansa, no,
ako personally nililito pag yung mga maandami-dami, then they don't belong in a party system. Mm-hmm. Kasi masanay ako sa isang party system na where you can really see and choose. Mm-hmm. Diba? So na-appreciate ko ang isang party system talaga. Sana lang maayos talaga. I mean, kasi diba, syempre, all through the years, nangyayari lang kasi okay, parang nasa kasundo naman ang partido yun eh. Yung out kasi medyo hindi masyado nang na-observe. Kasi yun, yun nga minsan talagang di ba, kailangan may mga mayroon loyalty sa partido. Lumalabas I believe yung in that. Yeah. Yeah, right. That's really what I appreciate. Yeah, yun ang maganda. Yeah. Kaya nga yung turncoatism eh, di ba? Pagka nagkaroon ng ganun, pinipintasan kagad ng mga tao, ng publiko. Nagiging out of convenience. Kaya nga naus yung ihalid tulad sa prutas na balimbing. Ayan. O balibaliktad. Oo. Oh, oh. kung saan meron at kung sino lamang, doon siya. At kung saan convenient. Oo, hindi magandang asal yon. Kasi, kumbaga, sa paglilingkod mo sa publiko, baka mamaya kung sino yung makapagbibigay sa iyo ng medyo magandang buhay, tatalikuran yung publiko dahil lang doon sa ibibigay sa iyo. Tama. Okay. Yung mga nangyayaring ilan eh, ha? Mamayang alas 5, mag-uumpisa na kami ng pagtatanong sa inyo, ha? Samantala, mag-chika-chika muna kayo. Si Pia yata, may tanong pa. Yung call kay Lenny, sabi ko yung ano, kasi si Vice Mayor na very involved dito sa Women's Movement for Lenny Robredo. Oh. So, baka pwede pang i-explain further para sa ating mga listeners at viewers din, no? Ano ba tong Women's Movement for Lenny Robredo? Ayun. Ako po ang lead convener ng tinatawag na Lakas ng Kababaihan para kay Lenny Robredo. So ito po isang kilusan kung saan inaanyayahan po natin lahat ng mga kababaihan na maglukluk sa pwesto ng isang babaeng magaling, pero higit pa sa pagiging isang kabaro, ay isang babaeng nakakaintindi sa kalagayan at sitwasyon ng kapwa kababaihan. At nakita namin kasi doon sa karanasan ni Congresswoman Lenny Robredo na napakatagal na niyang naglingkod sa hanay ng mga marita. Lalong-lalo na yung mga tinatawag ng naiwan sa laylayan ng Lipunan. Di ba? Lagi na sinasabi yun. Kailangang iangat ang nasa laylayan. Malalim yun, ha? Dahil laylayan ng Lipunan. Laylayan ng Lipunan. Yun nga, kasi dahil sa abogado siya, at kadalasan kasi pag abogado ka, di ba, pinag-aaral ka na ang tatay at nanay mo maging abogado para gumanda ang buhay ninyo. Para magkaroon ka ng magandang trabaho sa isang kumpanya na mataas ang sweldo. Pero nakita natin na pinili ni Lenny Robredo maging isang human rights lawyer. Ang kahulugan nito ay isang abogado na ang layunin ay tulungan yung mga walang pambayad sa abogado. Mga pro bono. Kaya yung buong buhay niya ay nilaan niya sa paglilingkod sa mga mangingisda, sa mga magsasaka, sa mga binubog bog na mga kababaihan, mga biktima ng karahasan, mga katutubo, mga disabled, gano'n, no? Yung mga kliyente niya. At nakita ko sa ganong klaseng choice, ang pagkatao niya, na nasa puso niya ang pagiging isang lingkod bayan talaga. No? And dahil dyan, kumbinsido ako na magiging mahusay siyang pangalawang pangulo sa ating bayan. No? Kaya kahit na 1% pa lang siya sa surveys, dahil sa kanyang pagkatao na pinaghangaan ko, dahil simpleng tao lang siya, sincero sa tingin ko, mapagkumbaba, ay nagtaya na ako sa kanya at binuuna natin itong kilusan na ito, itong samahan na ito. No? So ito ay multi-sectoral. Maraming kababaihang kasama dito. Business sector, social enterprise sector, may mga artista, may media, etc. Na lahat kami nagtatrabaho para kay Lenny Robredo. At unti-unting tumataas ang kanyang numero sa survey. Tumas na, mataas na. Mataas na. Pumapantay na kay Bongbong. Halos umaabot na. So si Chisya tsaka si Bongbong halos parang three-way tie na eh. Statistically tied nga kung ano yun. Kumbaga sa basketball te, come from behind. Oo. Diba, tiga? Ang ganda. Come from behind. So mayroon pa tayong text. Pakibasa na lang, Bernard. Ako, eto. May nag-text na naman sa atin. Kumbaga sa ulam, si Binay ay panis na. Si Grace Over ay... Na, oo nga, sabi niya to, ha? Overstock. Si Grace ay hilaw na ulam. Si... Ano to? Anong Marton? Si Marton? Sino yan? Baka si Maros yan. Iba natin. Okay. So, si Marton ay malansang ulam. Si Noy ay nakaka-u... May na ulam. Si Duterte, Bicol Express. Sa maanghang... Pabor ito ng bayan. Asahan, todo-todo, pagtaas ng lahat. Oil, tubig, kuryente, toll, at malawakang privatization kapag nanalo po
na nanalo po Binay Rojas dahil mga dekadenteng burgis. Oo. Nagpondo sa kanila. Oo. Yun. Duterte sa masalang may utang na loob. JM okay. Pabular, UP Village. Oh, yun sa, yun sa. Eto, mapagpalang hapon po, Ocho Diretso, Supremong Kuyang Joey, Sir Bernard, and Beautiful Mistisa, Ma'am Pia Morato. Ba, talaga naman. Dapat pagtuunan muna ng aksyon ni Dilima. Ang maraming nauupuan ng kaso sa Department of Justice, mga high profile na nakalimutan na yata. Salamat po. Okay. God bless. Solid supporter. Marvin Kapili, Manugit, Tondo, Manila. Naku, salamat Marvin. Yun yung ano, yung mamasapan. Salamat no, Marvin. Yung, ang dami. Maginda na oo. Masakero. Sige, oo. Tapusin na natin so, yan. So, good PM po. Nag-ask po may acceptance fee ng isang abogado sa annulment. Aabot ng 500,000. Diyos ko. Doon lang, hilahod ko na sa gastos. So, talagang pangmayaman lang ang annulment. Ako, yan ang pinag-uusapan yan natin. Kinapit namin kasi kanina bago ka dumating yung annulment tsaka divorce, sabi ko alimbang maluwag, alimbang maganda. Kasi inaano daw ni Secretary Dilima na pag siya nanalo raw, ipupush daw niya yung napapanahon na raw. Isa rin yan sa mga actually pinaglalaban ni Lenny Robredo na ayon dapat sa relihiyon mo ang iyong mga desisyon. Mm. Pero halimbawa, ang desisyon mo ay makapaghiwalay, kailangan ang paghihiwalay ay hindi mataas ang gastos. Hindi mahal. Hindi pang mayaman lang. At kailangan ang proseso ay mabilis. Siya. Mabilis ang proseso. Ayun. At affordable din sa mahihirap. Ayun. Yun. So okay na rin kayo dun sa existing law natin na may annulment naman. Ako, tingin ko, okay naman siya. Kaya lang yung divorce, may mga karagdagang mga obligations di po ba ang mga mag-asawa sa isa't isa at sa kanilang mga anak no at siguro mas tingin ko baka mas pabor pa yung divorce So we learned something new today hindi ba pwedeng babay na lang babay depende sa mag-asawa yon di ba pero sa isa sa isang sitwasyon wala kasi na usap-usap wala na usapan eto susi babay magkatagal pa magkasagdan babay solong okay. Sana yun, kaya alam, may mga sitwasyon talaga hindi po ba, na yung ibang mga kababaihan na hindi talaga nakakapagtrabaho. Kasi kung ang sa akin naman, kailangan sila bigyan ng konting ang sa akin naman kasi, kay divorce yan, kay annulment, yung anak mo ang ma-apekuhan. Doon ako nawo-worry sa trauma na madudulot sa bata. Tapos. Pero sabagay, marami naman nakakaintindi na ngayon. Sa palagay ko, marami tayong nakikitang mga single parent na yung mga anak naman okay na, no? Pwedeng pumunta sa tatay, pwedeng pumunta sa nanay. May ganong arrangement. Depende sa usapan. Pero ako, yun, debatable yun. Yes. Di po ba? Kasi syempre, kung napakadali naman, hindi naman siguro nagiging, hindi naman tayo nag-respect na dun sa marriage as sacrament, no? Pero definitely, kapag merong karahasang nangyayari sa pagitan ng isang relasyon, kailangan pag-usapan na talaga ang paghihiwalay dito. Correct. Dapat walang karahasan sa isang relasyon para sa akin. At yun nga, ang pag-uusapan nyo, yung sibilisado, at lumalabas ang hindi mapababayaan yung mga anak ninyo, yung mga anak. Yung obligasyon na lang. Siguro, diba? Yung obligasyon at responsibilidad niyo parehong isa't isa doon pa rin sa bata. Dama, pero number one ang bata. Diba? Kasi yung iba hindi nag-uusap talaga. At minsan kasi iniiwan na lang. Madalas sinasabi. Oo, madalas ganun. Marami kasi ako mga kababaihang solo parents. Sa totoo lang. Isa na ako doon, Vice. Isa ka doon, no? At kapag tinatanong ko yung mga kababaihan, nasa na mga asawa nyo, nagsa kabilang bahay sila. Ayun. Yan ang favorite sa kabilang bahay. Sa kabilang bahay. Sabi ko, ano ngayon ang sustento nila sa pamilya? Wala. Yun ang masaklap. Kaya tuloy yung burden ng pagpapataguyod ng pagtataguyod ng pamilya ay nasa kamay ng babae. Tama. Isa sa mga programa rin natin ay mabigay ng karagdagang suporta sa mga solo parents. Pero ayon po ata sa batas, Vice Mayor, pwedeng obligahin di ba? May batas ata tayong ganun, di ba, in Pia? In theory. The court obliges. The court obliges. But it's a minimum fee. Pag-uusapan na naman natin dito ang inflation. It's a minimum fee for how many years? Diba? Lumalaki ang mga anak niyo. So dapat course, current. Yun ang mga kailangan realistic. Sa tingin ko i-adjust pa when it comes to annulment kasi lumalaki rin ang needs ng mga anak natin. Hindi pala fix, no? Kasi baka pag nag-decision nga naman ng fix for a period of, fixed. The court decides a fixed amount. Ayun ang problema nga, yung that's inflation. Yes. So when inflation siguro yun ang pwedeng baguhin. Yun.
yan. Which is realistic. Talaga naman nagkakaroon ng inflation. Oh, totoo. Oh. Every year. Nag-a-adjust yun. Diba? At saka isa pa, yung anak mo maliit pa. Lumalaki pa sila. Paglaki nung gusto mag-aral sa school na hindi yung akma yung binibigay mong pera, paano na? Yun. So dapat sa open pa rin. Opinion, paano? Dapat ba na fix na lang hanggang ganon o magdadagdag-dagdag pa pag just in case nagkaroon ng inflation? Kasi di ba sa correct me if I'm wrong, Pia, hindi ko alam, pero sa ibang mga bansa kung saan may divorce talaga, ay pinagdedesisyonan na talagang may certain percent of the estate, the conjugal estate is divided into between both couples. Correct. Tama po ba yun? Correct. Yeah, and then there's an obligation yung lalaki, yung babae, na kung mas malaki ang kita, may obligasyon pang magbigay. Correct. Doon sa... On top of it. Yes, correct. No. Naku, kung para sigurado yung mga bata alaga. Kung ganyan ang usapan, palagi ko hindi papasa sa kongreso yan. Naku naman. Papayag ba sila nun? Sa palagay mo, Supremo? Ikaw ba... Ilang pamilya meron? Magpapasa ba sila ng batas na sila masasagasaan? Oo. Yung, yung FOI bill lang eh. Oo. Kaya hindi may pasa dahil sila ang makikita ron eh. Apartado eh. So eto, limbawa, alam naman natin, may 1 and 2 and 3. So, paano to? Pag nagkaroon ng divorce, kukunin mo lahat yung ano, mahahati na, etc. Ganito, ganon. Teka lang. Eh, kaya nga yung Boracay Beach ko, Boracay House ko. Nakumpis ka. Hindi. Talagang dapat ang law, ang batas kasi, and our vice mayor knows this, is favorable first and foremost the family system. Yeah, supposed to be. The unit. Yes. The primary unit of society. Yes. So, ang tingin ko naman, I'm very hopeful, magiging pabor talaga ito para sa mga pamilya, lalong-lalo na para sa mga bata nga na sinasabi, regardless of whether my number 1, 2, or 3. Yeah, that's the thing about divorce. And katulad nga ng sinabi rin ni Vice Mayor, everything is divided from the estate. Diba? And kung sinong whoever earns more, diba, siya yung magbibigay ng mas marami. Kasi nga, ang iniisip natin dito, hindi naman, is really the welfare of the children. So, ganun talaga ang pagkahati-hati nun. Okay. Itanong ko, Pia, para may number 2 or 3, hindi rin sila dapat tumatanggap dahil hindi sila legal na kasal. Yun, and that's a very good point. It's only the one that is the very first. Pero sa kaso ng legitimate at illegitimate children, parehas na ngayon eh. Yeah, may law na tayong ganun. Yes. Yung asawa, hindi. Yung mga anak. Uh-oh. In terms of inheritance lang yan, Joey. Yeah, pati sa sustento. In term... Sustento. Well, if the depende yan sa illegitimate child, if the illegitimate child is also considered, no, then there will be sustento. Pwede kang i-declare ngayon sa isang illegitimate bago gawa ka ng bagong application na ilalagay mo inheritance yata. Inheritance for sure. Kasama yan. Kasama. Inheritance for sure. Hindi ko alam na sustento. Yes, pwede na. Nakalagay illegitimate o legitimate. Meron eh. Kaya nga, tingin ko nandun eh. In place na eh. Patatagin lang talagang mabuti. Maniwala kayo sa akin. Alam na alam yan. Talaga, Vice. Kasi, pag nilaman mo yung storya nito, text mo na. Oo, biglang napaganan eh. Napaka-imposibleng nagkataon lang na kamukhang-kamukha ni Disgrace Trapo si Senora. Mga Ledesma kamag-anak nila Susan. Kurakot din si Poe kasi tumanggap si Manda Rambong na si Dandy. Danding siguro to. Masosolve ba ng pagpapakain sa 20 milyong students? Problema ng bayan, token ni SM lang yan. Tokenism lang yan. Ah, tokenism mo. Oh, kala ko token eh. Si Binay naman. Magbibigay ng token ng SM, hindi tokenism. Oo, hindi panlaro. Si Binay naman, ibabalik ang tuta ni GMA, lalo na si Tevez, isa sa nagpataas ng buwis. Si Mar naglasing with Gasmin. Prior to Yolanda, marami witness kay. Kaya ayun, nakalimutan mag-force evacuation. Walang pangalan eh. Ano ba yan? Oo. Sino kaya nag-text? Walang pangalan. Oh, parang walang kandidata to ah. Vice Mayor, huwag kayong magugulat ah. Lahat dito binabasa namin. Halimbawa lang yung walang iba eh. Yung vulgar na salita. Huwag lang magmumura yan, di na lang babasahin. Kaya mga kaibigan, magbabalik po tayo sa mga pagtatanong na tungkol sa issue, sa mga programa at plataforma.
kay Vice Mayor Joy Belmonte. Pagkalipas po lamang ng paalala mula sa ating himpilan. A-Tri Media Pro Incorporated. This is A-Tri TV. Derechahan at walang paligoy-ligoy na usapin iba't ibang isyu. Hihimayin ng ating kakampi sa katarungan at katotohanan na si Bernard Tan kasama ang nag-iisang supremo ng himpapawid, Joey Falcon, sa Ocho Derecho, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Good morning, Philippines! Isang magandang umaga ang bubungad sa inyong mga telebisyon kasama ang supremo ng bayan, Joey Falcon. Good morning, Philippines! At ang matalino, magandang mestiza ng bayan, Pia Morato. Good morning, Philippines! Alamin ang mga pangunahing presyo ng bilihin, cooking recipes and tips, maging lagay ng trapiko at panahon, pati na rin kapalaran ninyo ngayong araw. Kapalaran, kapalaran. Iba't ibang payo at tips mula sa mga eksperto ng ating bansa. Good news, good vibes. Good morning, Philippines! Balita sa loob at labas ng bansa. Narito na ang mga pambansang panggising ng bayan, Joey Falcon at Pia Morato. Ang saya ng pamilya ko sa balita natatakbo, ang matapang na Rafi Alunan sa Senado. Nagserbisyo na si Rafi sa turismo at DILG. Subok na si Rafi, laging maaasahan. Si Alunan, di kayo nanakawan. Si Alunan, kakampi siya ng bayan. Si Alunan, iboto nyo sa Senado. Alunan, you're the man. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Halalan 2016, makabuluhang talakayan para sa makasaysayang pagpili ng panibagong mamumuno sa ating bansa. Makinig sa Bakit Kita Iboboto para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayan ng Pilipino kung sino ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Samahan natin sa pagkilala ng mga kandidato sina Joey Falcon, Bernard Tan, Pia Morato at Miguel Hill sa programang Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Tuwing araw ng Biyernes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ating kilalanin kung siya ba ay karapat-dapat mamuno sa ating pamahalaan. Alamin ang kanilang mga plataporma. Narito ang kikilatis sa ating kandidato, Joey Falcon, Bernard Tan, Pia Morato at Miguel Hill. Ito ang Bakit Kita Iboboto. Ocho Derecho. Heto na! Heto na! Balik po tayo sa Ocho Derecho, espesyal na pagtatanghal ngayong araw ng Biyernes. Ang guest po natin ay si Honorable Vice Mayor Joy Belmonte ng Quezon City. Tumatakbo po siya sa pagka-Vice Mayor sa ikatlong pagkakataon o huling termino na po niya ito. Ako po si Joey Falcon. At ako naman po si Bernard Tan. At ako naman po si Pia Morato. Ngayon, umpisa na tayo ng pagtatanong para sa kanyang programa at plataforma para sa lungsod ng Quezon. Bernard? Uh-huh. Mm-hmm. Vice Mayor Joy,
Ano naman po ang plano nyo o platforma nyo, programa para sa ating mga senior citizens at mga PWDs ng Quezon City? Una sa lahat, gusto ko lang linawin na yung trabaho ng Vice Mayor ay dalawa, no? So isa ay ikaw ang nangangasiwa sa Sangguniang Panlunsod na gumagawa ng mga ordinansa, at ang pangalawa ay meron ka ring konting budget para magsagawa ng sarili mong mga programa na naaayon sa iyong mga advokasya. No, sa senior citizens, isa sa mga napasa na naming batas, kailangan 1% ng aming annual budget ay mapunta sa senior citizens. No? So actually, yan ay in-encourage na ng DILG matagal na. No? Pero ginagawa na to ng mga barangay, and then we realize hindi pala nagagawa sa city. Nung binilang namin, ay hindi pala umaabot ng 1% yung ina-allocate ng city sa senior citizens. No? So starting in 2017, ay sisiguraduhin na namin, ayon sa batas na ito, na 1% of the city's budget. So halimbawa ngayon, mga 16 billion ang budget ng city. By 2017, iniisip ko siguro magiging 17 billion na yan. At least 117. Oh, mga gaano yung 1%? Yeah, about 170 million, no? We'll go towards the senior. Yun, so malaki yun, no? Malaki na yun. And meron tayong ilang mga programa na gusto sanang isagawa dun sa pera na yon. Halimbawa, magtayo sana tayo ng isang home for abandoned elderly. Kasi marami tayo ngayon mga matatanda na naiiwanan na lang at hindi natin alam kung saan sila dadalhin, ano? So sana magkaroon tayo ng sariling ganun. At iniisip ko rin na may batas rin na napasa isang konsehal natin na sana magkaroon din ng free flu vaccines ang ating mga seniors para yung kalusugan naman nila ay ating maalagaan. No? Maganda so, yan. Ayaw nyo ng cake pag birthday? Siguro secondary, tertiary na lang yan ang in importance. Tataas pa sugar eh. Ganun eh. Masama pa sa kanila yun. O yung mga lechon, gano'n, mas masama pa. Siguro mas maganda yung mga feeding program, lugaw, habang nandun sa sinasabi ninyong yung tatayun nyo na tirahan. I'd rather get a health vaccine, no? Lalo na pag matanda na ako. Kasi ngayon na, init-init na pneumonia. O, if I get my shot, di ba? Iwas pneumonia naman ako. I'd rather have that than a cake. Tama. Pasensya na. Feeding program, lugaw-lugaw, gano'n. Sa mga matatanda, di ba? Tama po yun. Hindi na makanguya yan eh, dahil bungal-bungal na. Ano ba yan? Alam mo kung ano yung usang-uso sa mga seniors ngayon? Magugulat kayo, Zumba. Ay, oo. Ay, oo. Oh, talaga. Gusto nila yan. Diyan lang sa Quezon City Memorial Circle, ito yung umaga, di ba? Ang dami dyan. Sasali ako doon. Oo, ang dami dyan. Kasi enjoy sila habang sumasayaw eh. Enjoy sila. And it's good for their health. Yes. We really encourage every barangay to have a Zumba program. Dance program. Medyo nice. Medyo good. Mapapalakas-lakas pa ng konti yung mga buto nila. At saka lagi silang nakaupo, di ba? Marami silang nakikilala rin na mga kaibigan. Bagong mga kaibigan. Oo, diba? Kaya maganda yun. Kasi maganda yung madaling makatanda, yung wala ka nang makausap at wala, saka, wala ka nang ginagawa. Tsaka alam mo, yung feeling na ano ka, yung wala na self-worth. Parang neglected ka na. Parang, okay. Tapos pag kinausap mo yung mga anak mo, halos isang tanong, isang sagot hindi. Din. Mabuti kung makakausap mo lahat, nagagadget. Wala na. Totoo yun. Tayong wala na. Ay, napagit mo kanina, Bernard, yung sa PWD. So, actually, meron ding memorandum circular yung DILG na na-encourage kami mga LGU na dapat 0.5% naman ang mapunta sa mga PWD. Malaki, ha? Malaki din yun. Actually, so sabihin na natin, 50% of 170 million, yun naman ang sa PWD. No? Although, hindi pa namin napasa yung batas na yun. If we do that, then malaking amount na yun. No? Pero having said that, isa sa mga programa ko personally para sa mga persons with disabilities ay ang pagkakaroon sana natin ng assessment center, no? Early assessment center and intervention center. Kasi nalaman natin na maraming mga bata pala na maaring meron silang disability pero hindi alam ng kanilang mga nanay, no? At hindi alam sa daycare center. Hindi na de-detect sa early stage. Hindi na de-detect sa early stage. At nagiging biktima sila ng bullying kasi kakaiba sila, di ba? At kung sila naman ay pumila sa Philippine Children's Medical Center, napakatagal, no? Napakatagal ng kanilang kailangan maghintay buwan-buwan and very few specialists are there, no? To look after them. So, ang isang plano ko sana magkaroon tayo ng ganun, sarili natin ating assessment center and intervention maganda center. Yan, no? Kung saan pwede rin natin i-train yung mga magulang kung paano sila sa bahay nila makakatulong sa kanilang mga anak. Tama. At pwede tayo makipag-ugnayan sa mga NGOs para hindi naman masyado magastos sa LGU. Ayoy. Kasi mahal talaga mag-hire ng isang developmental pediatrician. Yes, totoo yan. But there are volunteers who are willing to help. Ayoy. Ayoy. So that's my personal advocacy. Yes. Maganda yan.
para yung ibang mga nanay na hindi alam, eh, akala nila bigat at tahitihimik lang yung mga bata nila, mm-hmm. yung pala merong nabubuo na na disability. Mm-hmm. Yung iba, akala tahimik lang yung In reality, ha, mm-hmm. sabi nga ni Vice Mayor, mahirap talaga maghanap or makakuha ng developmental pediatrician. Kasi mm-hmm. no? The waiting list alone, yeah. Diyos ko, Lord, Ang tagal. Some of them are 2 years. Grabe. Diba? Mm-hmm. Tapos the expense. Ah, yung price. Mahal. Yun. Diba? So tama, kung magkakaroon ng budget ng 0.5% nung for the city's budget, eh malaki-laki yun. Correct. Yeah. Pwedeng magamit. Yeah. Pero sana ilagay sa batas na hindi lang sa loob ng term ninyo yun. Baka kasi pag wala na kayo, alisin na naman yun. Namiyandahan na naman. Oo, kinakailangan yung long ano yun. Long term. Sana isang batas na. At meron din kaming pinasang isang batas na encouraging all our barangays. Meron kaming 142 barangays na meron sana silang PWD focal person. Mm-hmm. Para may tao sa barangay na talagang in charge hanapin lahat ng PWD sa kanilang jurisdiction. Mm-hmm. Para alam natin kung ilan sila, mm-hmm. ano ang mga sakit nila, mm-hmm. para pag gumawa tayo ng budget sa sanggunian, alam din natin kung saan ilalaan yung pondo. Mm-hmm. Dahil realistically, meron na tayong datos. No? Mm-hmm. And we notice kasi kapag, lalo na sa mga may hirap na lugar, tinatago yung mga bata kapag may disability sila, mm-hmm. hindi nilalabas kasi parang minsan ay kinahihiya. Or hindi, ganun, hindi sila nakakatanggap ng sapat na therapy, ng atensyon. No? Mm-hmm. So by finding them, looking for them, and telling the parents, it's okay, mm-hmm. we have a place for your children, makakatulong na mahanap natin sila at matulungan natin sila. Oh. At saka po yung tinatawag natin na yung mga talagang disabled po talaga, mm-hmm. meron po tayo sa Quezon City na anti-discrimination when it comes to, halimbawa po, looking for jobs. Hindi naman yun dahil pilay ka o mm-hmm. ikaw eh walang pandinig, eh maaring hindi ka natanggapin sa trabaho mo. That is discrimination. We have an anti-discrimination ordinance for persons with disabilities already. Sa QC na. Apo, maganda yan. Lagi natin pinag-uusapan yan. Pero yan eh, old batas. Mm-hmm. Pero hindi natin siguro, dapat subaybayan din. Kasi merong okay batas na sabihin, okay, tatanggap po kami, pero sa katotohanan, mm-hmm. pag may nag-apply, tatawagan ka na lang. Oho. Pero actually sa atin naman may advantage din yung mga mm-hmm. ilang sa may mga disability, halimbawa mm-hmm. yung mga may hearing disability, mm-hmm. o kaya may speaking disability, mm-hmm. napakasipag sila sa computers. Tama. Magaling sila because sometimes when you have a disability, it compensates in other senses. Correct. In your other skills. And we recognize that, pinapatunayan nila mm-hmm. na mas mahusay sila sa ibang bahagi, sa ibang aspeto. Mm-hmm. Yan ang maganda. Okay. Sa mga programa naman para sa mga kabataan, mm-hmm. specifically, I'd like to ask Vice Mayor Joy for our out-of-school youth. Mm-hmm. Kasi alam ko, magandang programa ng Vice Mayor, lalong-lalo na para sa mga out-of-school youths mm-hmm. din natin. Mm-hmm. So, Vice. Well, first and foremost, ang ating gagawin ay, we've already started our relationship with TESDA, no? Mm-hmm. So, we're very strong with TESDA. Napakarami mm-hmm. nating natulungan sa iba't ibang mga skills training. Mm-hmm. Pero ito, kakaiba kami dahil hindi nagtatapos sa pagsasanay lang mm-hmm. ang ating pong serbisyo. Kailangan namin hanapan ng trabaho itong mga nakapagtapos. So kaya nakikipag-ugnayan kami sa iba't ibang mga ahensya, iba't ibang mga negosyo para kunin ang aming mga graduates, no? So isa yan sa maganda nating nadagdagan doon, no? And we are planning to include more courses in the next 3 years kung ako ay maswerteng mahalal ulit, no? So more courses for our out-of-school youth. Mm-hmm. Tapos doon sa tinatawag natin children in conflict with the law, mm-hmm. no? Kasi ngayon alam naman natin na hindi pwede ikulong ang isang bata, isang menor de edad. Pero ang problema ay kulang ang rehabilitasyon mm-hmm. or rehabilitation sa isang batang nakagawa ng kasalanan na hindi magandang bagay. So, tayo po ay magtatayo sa tulong ng DSWD mm-hmm. ng isang bahay pag-asa mm-hmm. kung saan, actually we already have one. We have something called Molave mm-hmm. no, na panahon pa ni Mayor ng datay ko actually. Mm-hmm. Ano, nalo na ng Galing Pook.
Award kung saan nirarahab natin yung mga kabataan. Pero gusto ngayon natin ihiwalay yung mga batang gumawa ng petty crime lang, kumupit lang ng pad paper, halimbawa, doon sa bata na talagang gumawa ng karumal-dumal na krimen, maging aksesorya talaga sa masamang gawain, ng rape, ng pumatay, etc. Para hindi mahawa. Para hindi mahawa. Nagiging drug courier. Okay. So kakaiba rin yun, no? And nagtayo rin ako in the last term ng isa pang gusali. Meron akong drug rehab center sa Payatas. Saan po sa Payatas? Opo. Masanang mong katin ko yung Payatas eh. Ay, yung Payatas. Okay, ang tawag dyan ay tahanan, no? And it used to be just for adult substance abusers. Pero napansin natin ngayon, kung nasa kalsada tayo, nakaraming batang gumagamit na rin ng mga illegal or addictive substances like rugby, no? So meron na rin tayong gusali na naka-dedicate lang sa kabataan for their rehabilitation. Yung mga residente doon sa Payatas, ano nang kinahinatnan nila? May eskwela na sila roon. Napakaganda na nga ng Payatas ngayon. Actually, I would like to invite you and lahat ng halos ng kalsada doon ay may eskwelahan na roon. Marami ng eskwelahan doon. Si Mayor may bagong eskwelahan doon. Napakaganda. At halos lahat ng kalsada sementado na. At napakarami rin nating NGO partners na tumutulong sa atin sa Payatas. Kung dati, kinasindakan yan dahil sa pagguhot, pagkamatay ng marami. Ngayon kinatutuwaan na. Marami raw pag-asenso. At saka parang binisita ata yan nung Japanese empress ba? Yung emperor. Nung nagpunta rito. Nagpunta rito, yung mag-asawa. Parang nagpunta ata doon yung empress. Tinignan nila. Yung Payatas. Meron din tayong tinatawag na waste to energy facility doon. In connection with some international organizations, yung methane gas na nagagaling sa basura ay ginagawang kuryente. Ay, maganda. Nakatuwa rin. So marami rin bumibisita na turista sa Payatas ngayon. Yun. Alternative source of energy. Yes. Ganda. Maganda yung ganun. Okay. And next question naman, no? Programa naman po ninyo, Vice Mayor Joy, sa ating mga guro. Sa mga guro. Well, the teachers receive an allowance from the city government. Patuloy pa rin ang ating pag-train sa kanila, lalong-lalo na magkakaroon tayo ng tinatawag na K+12. No? So ito ay isa sa mga malapit din sa puso ko. So, naniniwala ako na kailangan ipagpatuloy ang K+12. Maraming nagsasabi na dapat hindi dahil hindi tayo handa. Hindi handa. Pero para sa akin kasi lagi naman talaga may birth pains kapag meron tayong bagong ginagawa. At kailangan lang natin hadlangin. I mean to say, to hurdle. Luksuhin, yun, tama. To get over these obstacles for us to be able to operate properly. No? And I think Quezon City is on the right track. Nagkaroon po tayo ng maraming partners. Gusto kong magpasalamat sa private sector na tumulong sa atin sa larangan ng BPO, Business Process Outsourcing, sa larangan ng manufacturing, sa TESDA, na tumulong para magbigay ng karagdagang training sa ating mga guro para pagdating sa senior high school ng ating mga kabataan na magsisimula ngayong June, ay magiging matagumpay ang senior high school dito. May training din palang TESDA sa ganon? Opo, sa mga guro natin. Kala ko sa mga trabaho lang na yung manual na trabaho. Palapat sa mga guro. Meron din sa guro. Well, kasi yung idea ng K+12, kahit nakatapos ka lang ng senior high school, hindi ka na mag-college, makakapaghanap ka na ng trabaho. So, meron rin talagang blue-collar work component ang K+12. No? Hindi lang white-collar work. Tama. At saka para masustainin na agad, halimbawa, nakapag-aral ka na ng K-12. Automotive. So, meron nang automotive o kaya mga welding na tinatawag. Welding, tama. Pwede mo nang i-adapt yun eh. Pwede nang kumita at tumulong sa pamilya. Na may karamihan, diba? Alternative source also of income. Diba? Eventually, halimbawa, meron ka a certain kind of skill na walang ka ng trabaho as an employee, you can invest further in a certain kind of skill. Yeah, then, maybe if in the future become some kind of entrepreneur, diba? So, may opportunities, diba? So, panawagan dun sa mga nakikita ni Vice Mayor dun sa mga nagpupusoy dyan. Nako. Yung mga tingin nila na maghapon sila nakaupo doon. Eh, ang dami palang pwedeng gawin. Oo. Ang dami pwedeng pagkakitaan. Kasi tumaya sa isang sugal,
na hindi mo alam kung mananalo ka o hindi. Totoo. Mm. Which brings me to my next project. No? Kasi isa rin sa malapit sa puso ko is really entrepreneurship. Ayan. Para sa akin talaga kailangan nating i-develop ang ating sense of entrepreneurship. Correct. Para kumita tayo ng sa isang marangal na paraan. Tama. Hindi naman sa pamamaraan lang ng sugal. Although lagi naman sinasabi sa akin ng mga kababaihan, ano, libangan lang ito. Mm-hmm. Pero sabi ko, marami ring oras ang nawawala. Totoo. Kapag naglilibang tayo sa sugal. At kung araw-araw nyo ginagawa, hindi na libangan yan. Hindi na libangan yan. Ano? Samantalang ang oras na yan ay pwedeng ay mahalaga. At marami tayong matututunan kung gamitin natin sa tama. No? So, meron tayong pinasang ordinansa na magtatayo sana ng isang negosyo center. Napasa na yan ni Senator Bam sa level ng Senado. Yes. Mm-hmm. At ngayon gusto natin i-implement at pagandahin pa. Mm-hmm. So, ang bawat lungsod or in our city in particular, magkakaroon na ng abiso sa lahat kung paano magtayo ng negosyo, kung paano mag-market ng kanilang produkto, kung kasama sila na training. Kasama na ang training, magkakaroon tayo ng mentorship para maturunan at matulungan Vice Mayor, sila. Ang pamumuhunan, paano? Ganun din. Ang may city government opo, ay naka-partner sa ilang mga microfinancing institutions. Mm-hmm. Yes. At we will link them up with people who want to start businesses. No? At gagabayin sila sa kanilang sa pag-unlad ng kanilang negosyo. Oh, maganda 'yan. Nakausap ko na rin si Senator Bam noon. I think it's called the Bambi Certificate. Ano bang tawag? But it's an all-in one-stop shop. Yes. When you put up this small enterprise or you know, a small business, one-stop shop para hindi kayo mahirapan to really get qualified to get all the, di ba, ang daming pupuntahan, papeles, itong one-stop shop. Tama. Yan, pinupush ko talaga rin yan. Kasi minsan, kapag ikaw ay isang entrepreneur, ikaw lang ang sarili mong empleyado. Wala ka nang mauutusan, pumila para kumuha ng business permit, kumuha ng napakaraming requirements. So ako, tinutulak ko talaga na sana sa susunod na termino, sa ang ating mahal na mayor ay gumawa ng isang express lane specific sa mga entrepreneurs, lalo na yung mga techpreneurs. Kasi usang-usang ngayon, gumagawa ng apps. Yeah. Ayan, talaga utak lang ang puhunan dyan. Ayan. Tsaka isang computer. Mm-hmm. Sana matulungan natin sila na may rehistro natin ng kanilang mga negosyo na hindi na nila kailangan pumila ng katagal-tagal para doon. Yeah, tama kayo. Kasi kung minsan, doon nadi-discourage. Gusto nga sanang pumila at mag-negosyo sana. Illegal sana. No? Ang tagal ng proseso. Illegal sana. Naiinip. Huwag na lang. Eh, kailangan mag-evolve rin ang sistema ng gobyerno to take into consideration the changing times and situations. So, and no to fixers, lalo. Right. Lalo. Oh, syempre, of course. And to further emphasize nga on the K-12, na katulad sabi nga ni Vice Joy, is yung entrepreneurship meron na rin. Meron. It is incorporated in the classrooms na rin. Nandun yun. So, from secondary school, na nililinwanagan yung mga kabataan na pwede pala sila maging entrepreneur. Okay. Pero pwede rin pala silang magtayo ng negosyo. Okay. Basta naturuan, ano? Okay, kapos na tayo ng oras. So, isa na lang kay Vice Joy. Okay. Sorry po, we're taking your time. Pero it's my pleasure to be here. Thank you. Sige lang. Yung mahaba pang oras. Sa urban farming naman. Ay, oo. Nagulat ako at meron pala tayo sa Quezon City na tinatawag na urban farming. Urban farming? Ngayon ko lang narinig yan. Oo nga eh. So, urban sa syudad, pwede nang maging para kang magbubukid. Oh. Di ba? Kung titingnan mo. Saan para ito nagka-farming? So, Quezon ano City? Po ba ang planong ito? Ay, ito naman ay isa sa mga flagship projects na aking patanggapan. Ayan. Dahil itong urban farming, katulad ng kinuwento ko kay Pia dati, walang naniniwalang kalunsuran na pwedeng maging bukid ang isang urbanidad, urban areas. Ang iniisip ko ngayon, paano? And then so, when the DA came to me with this program, I said, okay, the other cities hindi nila gusto, kami gusto namin to. Uh-huh. Kaya nakipag-ugnayan kami sa DA at pwede palang magtanim sa mga halimbawa sa mga bote ng Coca-Cola, sa mga bote ng tubig, sa mga lumang tires, pwedeng magtanim ng gulay, no? Pwedeng hanging yung garden mo, pwedeng vertical ang garden mo, at pwedeng hydroponics. Napakadaming uri ng pagtanim ng gulay, no? And now, ang ginawa natin, dahil hindi yung Department of Education also believes in this program, lahat halos ng ating mga paaralan ay may farms na rin. At halos lahat din ng ating mga barangay ay may farms na rin, no?
At may mga barangay tayo na napakalawak pa rin ng lupain. Mm-hmm. No? Kaya ang ginagawa natin ay dun sa mga malalawak ang lupain, we encourage the barangays to use this vacant land as farming sites. Mm-hmm. No? At nakakatulong din kasi may mga barangay, yung gulay na hina-harvest nila, yan ang pinapakain sa mga empleyado ng barangay. Kasi usually napakaliit ng sweldo ng mga barangay volunteers, kumbaga. Mm-hmm. No? But the produce goes to them. Mm-hmm. Sometimes there are barangays na napakahirap ng mga mamamayan, binibigay na lang ni Kapitan sa kanyang mamamayan. In exchange for them looking after the farm, meron tayong ganun. Doon naman sa paaralan, bawal ang collection, di ba? Mm-hmm. So ang ginagawa ng PTA, binibenta na lang sa murang halaga ang gulay para kumita sila ng konti pang gastos sa mga kagamitan ng paaralan. Ayun. Tama, sa may payatas, maraming ganun eh, mga taniman. Ako nakita ko na to in action in one of the public schools here in Quezon City. Talagang ma-relate, you will be able to relate o ma-relate natin yung mga kabataan, nakikita ng personal yung mga iba't ibang klaseng gulay, di mo na tinatanim ng kanila mga teacher or ng mga parents, experiential, nagiging education. Nagiging familiar pa sila sa gulay, ano? At saka you'll be hitting not just two birds with one stone. Una, yung halaman, napakagandang tingnan. Very greenery, di ba? Yes. Tapos lalo na kung nakakain pa. At lalo na. At pwedeng gawing kabuhayan kung nabebenta naman pala na mas mababa. At lalo na, pag nagiging puto siya, leche flan siya. At saka yung malunggay. Ay, yung mga malunggay cookies na natikman ko na. Meron siya nung natigyan ko siya. Pero ito ha, Bernard, I'm also proud kasi 'di ba uso ang kalamidad at na-evacuate natin ang ating mga kababayan na nakatira sa mga danger zones, no? Yes. Yung mga nasa creek. Nasa creek. Ayan, so nandiyan sila sa covered courts ng mga ilang araw at kailangan natin mag-provide ng soup kitchens for them, no? Yung gulay galing sa magulayan natin ay ginagamit din natin sa soup kitchen. Sa soup kitchens natin. So nagkakaroon din sila ng nutritious meals, no? So talaga ang daming ano use. Kita mo, di ba? Di ba? Mayroong bukas sa cellphone, tumunog. Ay, hindi ako yun na. Excuse me, pause. Ay, tino mo si Vice, nahiya sa'yo. Nahiya ako sa'yo, baka ako yun. Manu, pumipitik sa tenga, baka dyan yung cellphone, ha? Ay, sila yun. Pumipitik sa tenga. Hindi kami dito yun. Tapos, tatanungin ko rin pala kay Vice, yung plano niya sa mga OFWs naman ng Quezon City. Actually, to be honest, no, I think we have not done enough for our OFWs and now it's time to do more for them, no. Okay. Kasi tingin ko napakarami OFWs na nanggaling sa lungsod Quezon at hindi natin masyadong natatrack yung mga pamilya nila, which I think we should, no, kasi kailangan natin bigyan ng karagdagang atensyon ang mga pamilya na naiwan ng ating mga OFWs, no. At tama, meron po tayong isang konsihal, si Konsihala Mayan Huico, na nagpasa po ng isang batas creating an OFW resource center to be attached with our PESO office, yung Public Employment Services office natin, no. Para sa gayon, maraming serbisyo ito. Una, magbibigay ito ng mag-accredit tayo ng tamang recruiters para hindi sila magiging biktima ng illegal recruitment. We will ensure that the jobs are really there. Yes. No? Tapos, imamatch natin ng mabuti yung jobs tsaka yung applicants. No? Tapos, imamonitor din natin kapag bumalik sila, meron silang dalang pera, saan nila pwedeng ipuhunan or i-invest ang pera nila. No? We will teach them that. Kasama rin yan. At we will also monitor yung mga pamilya kasi isa sa mga social cost talaga ng pag-alis ng isang member ng pamilya ay yung mga kabataan ay nagsasuffer, apektado sila, no? So kailangan natin i-monitor din na hindi ang mga bata nagiging victims ng pagkawala ng isang magulang o dalawang magulang, no? So yan ang isa sa mga ginagawa or plano natin gawin with this resource center. At saka yung mga dislocated OFW na uuwi, walang pera. Tama. Isa yon. Kailangan rin natin silang tulungan. Makapag-start up ulit. Sana ma-retool sila para may bago silang kaalaman, bago silang kasanayan, no? And may help them find employment. Tsaka tama yun, Vice, kasi tulad ng sinabi niyo, kung yung nanay o yung tatay o dalawa man sila ay nasa abroad, nagpapadala ng pera yan dito. So usually, yung mga bata o kung sino man yung guardian na naiiwan, ang sarap gumastos eh, no? Pero kung gadgets, puro gadgets. Ang tanong eh, hindi naman to forever na nandoon din yung dalawa o yung isa para natrabaho. So sana maturuan na yun na nga po, pumasok sa kahit entrepreneur na maliit,
para talagang yung perang pinadadala eh makatulong, baka mapadali pa uwi na nanay mo o ng tatay mo. Along those lines. Along those lines kasi di ba nagpapadala siya. Eh natututo kami alali ang Quezon City government. So pag natuto na magnegosyo yung mga naiwan dito, eh pag kumikita na yan, baka tawagan at umuwi ka na rito, hindi na kailangan siguro na nandiyan. Oh, bakit hindi? Napabilis pa. Siguro kung ang timetable niya 10 years ako mawawala. Eh baka 5 or 6 lang. Pinababalik mo na. Bakit? Ano nangyari? Eh yung mga pinadadala mo na anuhan namin, gumagawa na, may bakery ka na. Oh, ay pinuhunan na namin, namin sa tama, oh, 'di ba? Nandito na siya. Umuwi ka na. Oh, yun. Better. Although there is a correlation, ito rin, I would like to bring this up. Yeah. Correlation between drug use amongst our youth. Oh, lalo na yan. At saka yung pagkawala ng isang magulang isa rin yun sa mga isang bagay rin. Bagay rin na dapat natin bigyan ng tugon. Kaya ako, para sa akin, hindi dapat necessity ang mag-abroad. Dapat choice siya. Yes. Choice talaga siya. At dapat may opportunities rin dito sa Pilipinas. Oo, para hindi naman mapilitan ng isang magulang umalis. Kasi talaga the ideal situation is the whole family must be complete. Tama. Kasi kung walang opportunity sa Pilipinas, wala nang choice. Wala nang choice. Wala nang choice. Correct. Yeah. I agree. So, encouragement para sa mga investor na pumasok sa Pilipinas para dagdag trabaho. Opo. Okay. Ay, nagpaalam nga ako ng konti para pwede ko pang I can keep Vice a little bit longer. Yes. Oh, sige. Okay. And binigyan ako ng permiso. Ayun. So, thank you. Thank you. Thank you. Okay. So, tanungin na rin natin siguro si Vice Joy ang mga lagi mong tinatanong, no? Supremo, yung ating bagsak o pasado ba? Oo. Doon na ba tayo pupunta? Sige. Okay. Teka muna, tatanong ka lang muna, ano yung plano ng city government sa mga batang hamog? Popular na popular dito sa Quezon City. Hanggang dyan sa likod, tinatanggal na yung mga side mirror. Oo nga eh. Oo. Actually, isa yan sa mga problema talaga kasi binanggit sa akin na mga kapitan nito. I always tell the barangay officials kasi dapat kayo nasa inyong responsibilidad dito mga kabataan, nasa jurisdiction ninyo. Sabi nila, minsan hinuhuli nila, dinadala rin nila sa city government. The next day, nandiyan na naman daw yung naman bata. Balik. Nakalabas na naman. Nakalabas na naman. O kaya wala sigurong espasyo na sapat sa loob ng city government's facilities para tulungan itong mga bata, ay binabalik din. No? Papasok yung tatay yung building. So doon, papasok ko yung tatay. Apurahin nyo na. Oo nga. Which nabanggit niya ni Vice Joy, yung sinasabi niyan sa atin kanina, na nasimula na ni ng father niya, no, yung Molave. Ba yun, Vice? Molave. Yeah, that is a, children in conflict with the law. No? Okay. Doon nilalagay, that's where we look after them. But also, I'm also thinking of setting up what we call street children processing centers in cooperation with the DSWD in every district of Quezon City. Oh, maganda. Kung saan kapag hinuli ng isang barangay official ang isang bata, dadalhin na lang doon. No? At doon may mga social workers kung saan mapoproseso talaga natin yung batang yon. Mahahanap natin yung mga magulang ng batang yon at siguro mabibigyan ng sapat na guidance ang pamilya. Because may mga panukala na dapat ikulong ang mga magulang. Yun, no? Sabi. Meron na, di ba meron na talaga? May mga lungsod na may ganong klase ng batas. Ang paparusahan yung magulang. Dito ba sa atin sa Quezon? I don't think kasama siya eh. I'm not so sure. Pero alam ko hindi natin gusto yun eh. Ako ha, personally. Because una, nakita ko na yung state of the jails in Quezon City. Ilalagay mo si nanay doon. 200 beds, 700 na nga sila doon. Ilalagay mo pa si nanay doon. Siguro hindi makakatulong kay nanay yun. Magiging bitter pa si nanay doon. Tapos ang tagal ng hustisya. So baka taon-taon pa siya doon. No? So hindi yata yan makakatulong. Anong naiisip niyo po na para halimbawa magtanda siya? Tulad ng example niyo kanina, yung nadadatnan yung nagsusugal, nagpupusoy, nandun yung mga anak nila kakaharap din at kasali pa. So on your part halimbawa hindi nga tinuturuan, so ini-encourage halimbawa na magpalabo yung anak nila. So kung walang magiging responsibility ito at hindi naman siya makukulong o mapaparusahan, sabi na lang natin mukhang magpapatuloy yun. Ano kaya ang pwede kung hindi nyo ipakukulong? Ano kaya ang magandang repercussion think, sa magulang? Kasi from what I understand that Vice Mayor is saying, no, may parang plano siya. May plano kayo na Vice to put up a center, a different center in its own. Yeah. And when you say center kasi, ang nararamdaman ko dito is sa mga ganitong
klaseng kaso kasi Bernard. Yeah. May sitwasyon nga na sinasabi natin kailangan ng processing. Pinag-uusapan ko yan lagi on the early morning show. Mm-hmm. Processing yan, di ba, Vice? When you can find out ano ba nangyari dito sa mga batang ito? Bakit ba ganito ang mga magulang ninyo? Yeah, because I believe more in that rather than in parusa. Kasi anong may tutulong ng parusa? Hindi ko alam. Actually, lalo na ko yung condition pa ng kusan sila ipaparusahan na hindi maganda. Baka hindi makatulong sa bata. May karanasan na kami, halimbawa yung tahanan area natin, tahanan center, kung saan puro substance abusers ang nandyan. Pero when we process them, when we take care of them, kasama ang pamilya. Kailangan responsibility rin ng pamilya na mag-attend ng mga seminars, kasama natin, mag-attend ng kung ano-ano mga rehabilitation na programs, etc. Because it's a family responsibility. Yes. Yeah. And ultimately, at the end of the day, masosolve ang mga problems ito kung may tamang family values. And I really believe values formation is something we should invest in. No? Actually, tama po yan sinasabi nyo. Kaya lang yung pinapoint ko lang kanina, sometimes talagang victim yung bata rito eh. Kasi kagaya niyan, kung may magandang plano yung city government natin, ipaprocess yung bata, eh yung magulang, Bernard, ang process, pumunta ka rito at maglimos ka rito, wala tayong pera. Ang processing hindi kasama mga magulang. Magugulat ka pa na yung magulang pa mismo pala, kaya naman pala ganito itong bata, yung magulang mismo ang nag-i-encourage na manlimos ka ron. Nako, kaya kasama sila sa processing. Kasama yan. Kailangan sigurado. Talaga. Kailangan. Siguro fine, siguro. I don't know. I know that may sa children's code natin may certain fines that we have for airing parents. But in terms of long-term imprisonment, hindi ko alam kung yan. Ako, personal, hindi ako naniniwala na yan lang ang maaaring solution. Yes, yeah. Ako din. Ako isa din. Na lang, bago tayo dumako sa bagsak o pasado, may pondo ba tayo rito para sa El Nino? Anong ibig yung sabihin? Anong klase po? Calamity funds? Meron tayong nakahanda para sa El Nino. Opo, marami po tayong pondo. Specifically. Yes. O, kasi damay tayo sa El Nino kapag bumaba yung Lamesa Dam nasa Quezon City. So, magkakaroon din tayo ng crisis. Baka mangyari sa Kidapawan. Na nagkaroon ng pag-alsa yung mga tao, nagugutom. Baka dito mag-alsa pa yung mga tao, walang tubig. Parang water shortage. Kakaroon ng water shortage. Well, hindi ko, in terms of water, in terms of funds, we have funds. Marami po tayong calamity funds. Yun. No? Kasi merong mga El Niño fund na nawawala nga eh. 19 billion. Hindi malaman kung saan napapunta. Kaya nagkagulo sa Kidapawan. Pero magbabalik tayo para sa bagsak o pasada pagkalipas ng paalala mula sa ating impilan. A-Tri-Media Pro Incorporated. This is A-Tri-TV. Cheese VP Talks. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa paroroonan. Pagpulutan natin ang aral ng kasaysayan para hindi na maulit ang pagkakamali ng nagdaan. Cheese VP Talks. Sa ating demokrasya, ang nasusunod ay nakararami. Walang iisang taong nagmamayari ng tamang sagot at solusyon sa lahat ng problema. Dapat sama-sama. Dapat lahat kasama. Cheese Escudero, Vice President ng Gobyernong May Puso. Political advertisement paid for and by Cheese Escudero. Like a building, Cabildo Street in Tramuras, Manila. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. Hashtag BBC Minute with Mivic and Dan. It's 9:30 BBC Minute. Now, this is still a developing BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM. The voice of the Philippines. Derechahan at walang paligoy-ligoy na usapin iba't ibang issue, hihimayin ng ating kakampi sa katarungan at katotohanan na si Bernard Tan kasama ang nag-iisang supremo ng himpapawid, Joey Falcon, sa Ocho Derecho, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Halalan 2016, makabuluhang talakayan para sa makasaysayang pagpili ng panibagong mamumuno sa ating bansa. Makinig sa Bakit Kita Iboboto?
para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayanang Pilipino kung sino ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Samahan natin sa pagkilala ng mga kandidato sina Joey Falcon, Bernard Tan, Pia Morato at Miguel Hill sa programang Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Tuwing araw ng Biyernes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ating kilalanin kung siya ba ay karapat-dapat mamuno sa ating pamahalaan. Alamin ang kanilang mga plataporma. Narito ang kikilatis sa ating kandidato, Joey Falcon, Bernard Tan, Pia Morato at Miguel Hill. Ito ang Bakit Kita Iboboto. Otto Diretso. Balik po tayo sa ating programa, ang Ocho Derecho Espesyal Pagkatanghal Pag-araw Biyernes. Bakit Kita Iboboto? Ang guest po natin ay si Vice Mayor Joy Del Monte. Sa ikatlong term na po siya ng pagtakbo sa pagkabisi alkalde ng lungsod ng Quezon. Ngayon sa bagsak o pasado, Pia. Okay. So in our syempre, ang pinag-uusapan natin dito sa Quezon City, no? Tingin niyo Vice in terms of our syempre system lahat pasado pag Quezon City. Oh, syempre. But ano, may paliwanag 'yun. Diba? Okay. Supported by data. Oh, syempre, yeah. 'Di ba? So in terms of the system of education, paano ba tayo? Bagsak pa tayo dito pasado? Well, I think that education in general, yes, bagsak. Bagsak. In general, ah. Yeah, I think that there's so much room for improvement, no? Lalo na kung ikumpara natin ang edukasyon natin sa edukasyon na natatanggap ng mga kabataan na nagmumula sa kalapit bansa natin, no? Pero tingin ko ang K-12 ang kasagutan dyan, no? Tingin ko na ang karagdagang mga taon ng pag-aaral makakatulong sa atin, no? At higit pa dyan, kailangan mas inclusive ang edukasyon, hindi lamang para sa mga may kaya, kundi dapat kaya universal ito. Kaya na sinasabi ko na pwedeng national ang sagot nyo, kasi kinumparan nyo na sa ibang bansa, it means national. Yes. Okay. Okay. Sure, okay. Okay, so K-12, sagot sa ating edukasyon. Okay, ayan, among sa bagat, others. Among others, yeah, oh. Eh kasi nga, di ba Bernard, so pre, pinag-uusapan din natin noon palman na parang syempre we don't wanna be left behind. Yeah. We are what number compared to how many countries. Oh, oh. Hindi ba? So ayaw rin natin mapag-iniwanan. Ang gusto natin maging par, at par. At par, at par. With the rest of the world. Yes, of yan. Course. Okay, ikaw naman. Sa sistema po ng tax collection natin, ano ba palagay mo? Pasado ba o bagsak? Halimbawa po, sa antas lang po dito sa local. Halimbawa, naabot ba yung projected collection sa posibilidad? Well, definitely sa amin, mataas ang tax collection sa atin. Ano? It's, like I mentioned, our tax collection for the year would be probably about 16 billion plus, no? Na mataas na yon. Pero para sa akin, hindi naman lang yung taas ang mahalaga, kundi makatarungan ba ang mga buwis na binabayaran din ng mga tao. No? So sa kasalukuyan, maraming nagreklamo sa akin and I'm just being very transparent na ang taas naman ang buwis sa lungsod Quezon. O kaya ang tagal naman ng mga proseso sa lungsod Quezon. No? At para sa akin, kung meron akong pagkakataon, gusto ko talagang suriin ito. Ma-improve. Oh, suriin ako. Kasi kung may pinanggagalingan ng mga tao, dapat natin bigyan ng pansin ito. Kung meron silang napupunan, nararamdaman, at trabaho natin bilang lingkod bayan, na suriin kung bakit ganito ang nararamdaman nila. At tingnan rin natin na baka naman meron din iba pang pwedeng pagkuhanan ng buwis. Na hindi lamang yung mga negosyante na baka naman pabigat na sa kanila yung kanilang binabayad, no? Okay. So I'd like to be fair about tax collection as well. Maganda yung mataas ang collection, pero kailangan fair din ang tax collection sa atin. Yung hindi masakit. Hindi masakit. Magaan sa bulsa. O, yun. Happy kami magbayad ng buwis. Nagbibigay ng bukal sa loob. Opo, tama. Tama. Okay. Sa Supremo, baka gusto mo magtanong. Yeah, sige. Sige. Lang, okay. Babati na ako. Sige. Action sa krisis at kalamidad. Ayan. Yan.
dito sa Quezon City Vice. Sa, okay, sa Quezon City, magaling kami dyan. Yeah. Marami nang napanalo ng award ang Quezon City sa disaster risk reduction and management. No? At sa kasalukuyan, napakalaki ng ipinupuhunan ng pamahalang lungsod Quezon sa larangan ng kalamidad. Dahil alam naman natin na ang fault line ay 7 kilometers of it is located in Quezon City. So matagal na namin pinaghahandaan ang tinatawag na The Big One. At marami na rin tayong na-train sa grassroots level kung anong dapat gawin kasama ng kabataan, kasama ng kababaihan, kasama ng elderly at PWDs. So the important thing is walang mapapabayaan kapag panahon na ng krisis sa lungsod Quezon. At may sapat tayong resources para alagaan ang ating mga mamamayan. Pwede ba kami sumali, advice sa mga trainings? Of course, lahat pwedeng sumali. Mag-request lang kayo, isang paraala, o isang institusyon, isang tanggapan, gustong matuto, we can send a team to train you. Ayun, dapat maganda yan dito natin. Isang araw, ah. Oo, magsanay tayo rito. So, pasada yan. Okay. Actually, maganda rin yung mga flood-prone area sa QC, marami yan, di ba? Yes. So, identify that pinaghandaan na yan, Diba? Alam na kung paano gagawin. Hindi lang yun, kasi hindi mo masasabi kung nasaan lugar ka abutin, kung sa ibang lugar ka abutin na pinapaha. At least may kaalaman ka na, diba? Alam mo na kung anong dapat natin gawin. At siguro ang pwedeng improvement lang, no, area of improvement. Una, something that's good is that meron kaming socialized housing program. Ito ang tinatawag na Bistecville, it's named after our mayor. No? Pero ang layunin nito ay tulungan ng ating mga mamamayan na nakatira sa mga tinatawag na danger areas na makabili ng murang pabahay. So, i-relocate. I-relocate from danger zones, pero within the city pa rin. So, there's an option. Pwede silang out of the city through NHA housing na mas mura talaga or pwedeng within the city through Bistecville socialized pero housing. Pero galing dito sa loob, yung karamihan ayaw pagka outside the city kasi sabi nila, malayo sa hanap buhay namin. Yun ang ano. Kaya yung nire-relocate sa malayo, bumabalik. Located ang Bistecville. Iba-iba po ang lugar. So, meron po sa Novaliches, meron po sa Payatas, meron po sa Uyo, sa Kulyat, sa Copa, so marami na. Kalat na. So, may choice. No? Kaya lang, may medyo kamahalan siya kumpara dun sa labas outside ng city. Opo. Pero at least there's a choice. Tapos, ang pagbabayad po, paano po ba bonbon? Monthly. 25 years to pay ata kung hindi ako nagkakamali. Oh, so, matagal din. At least, magkakaroon ka ng sarili, di ba? Opo. Abot kaya naman po. Isa yun. Pero, having said that, marami pa rin tayong mga mamamayan na nakatira pa rin sa mga hindi magandang lugar sa ating lungsod na sana mabigyan pa natin ng karagdagang tuon. Delikado kasi yung mga area na yun. Tama. Okay. Ito naman. Kasi I'm importante din ito, no? Kung tayo, sinusuporta natin ang trainings ng ating mga teachers, meron din tayong mga trainings or level up of our barangay health workers. So, sa sistema ng healthcare naman natin dito sa Quezon City Vice, how will we further improve? Bagsak ba tayo, pasado? Tingin ko pasado sa Quezon City. Napakarami nating investment sa mga tinatawag na health centers, barangay-based health centers, sa ating pong mga lying-in clinics, sa Quezon City General Hospital natin ay napakaganda, tinutularan ng napakaraming mga lungsod. Tingin ko mahuhusay naman ang ating mga health workers, no? At last year, nagpasa kami ng isang batas para mabigyan ng karagdagang pang-benepisyo ang ating mga barangay health workers dahil sila naman talaga ang batayan ng healthcare system sa isang lungsod. At kung sila ay hindi masaya, mababa ang mga allowances nila, masyado silang overworked, hindi rin sila makakapagtrabaho ng mabuti. So gusto natin mabigyan sila ng sapat na benepisyo at karagdagang pangtulong at suporta in terms of PhilHealth coverage, in terms of scholarships for their children, and in terms of equipment, no, para mas lalo nila magagawa na mabuti ang kanilang trabaho. Pero so talagang may additional pay na sila, Vice, yung mga barangay health workers? Hopefully, in our new ordinance. That's what we're trying to achieve. No? Yeah. And having said that nga, we had a debate just recently with a women's party list group kasi meron tayong isang batas na bawal na ang mga anak sa bahay. Okay. Sa lungsod Quezon, no? Very controversial yung batas na yan, ha? Kasi bawal na, ha? Kasi nakita namin, maraming mga bata, una, hindi sila rehistrado kapag sa bahay sila pinapanganak. So, kapag hindi sila rehistrado, parang hindi sila, non-existent sila. At hindi sila makakapasok sa school. Di ba? At higit pa dyan, may complication sa health ng nanay. Kasi kung complicated pala yung pregnancy niya at sa bahay siya, at hindi na rush sa hospital, baka mamatay. Kasi yung iba nagtitipid.
Matawag na lang ng hilot. Mga kumadrona, kung tawagin. Kumadrona. So, dahil madami namang health facility sa lungsod natin, madami na yung in clinics, within driving distance naman meron na tayong health facility, pinagbawal na natin ang mga anak sa bahay. Meron ba tayong libreng lying-in dito? Meron libreng lying-in dito sa city natin. Okay, okay. Maganda yan ha, kasi ang pinag-uusapan natin dito on the local level, no? Dito sa Quezon City. Pero kung maaalanan yung Supremo, Bernard, na napag-usapan din natin ito with Secretary Jericho Petilla. Diba? Na sana ang plano nga niya, on the national level naman, is talagang i-empower o i-attaas rin ang mga benefits ng ating mga barangay health. Yes. O, kasi napansin ko, iba talaga, maganda yung, okay, mag-uusapan ko na naman si Len. Meron siya isang magandang batas na nagustuhan ko. No? Na sana, nanggagaling sana sa national government ang allowances na binibigay sa mga barangay health workers natin. Kasi napansin ko, nung ako ay pumupunta sa mga probinsya, minsan 200 pesos a month lang ang natatanggap ng isang provincial barangay health worker. 800 pesos, 700 pesos. Parang hindi makatarungan para sa akin na ganyan lamang ang kanilang natatanggap. Sa lungsod naman, hindi ka makasurvive dun. Oo, so parang hindi fair, di ba? At dahil iba-iba kasi ang kakayanan ng bawat barangay. Pero kung nagmumula sa national government tapos standardized ang binibigay nating allowance sa mga barangay health workers. Minimum, diba? Yeah, may minimum. O kaya sa probinsya, there's a minimum. In the city, there's a minimum. That will free up some funds dun sa barangay for projects. At the same time, magkakaroon naman ng fair and just compensation ng ating mga barangay volunteers. At saka, Supremo and PIA and Vice, kung titingnan mo, kung ganyan ang sistema ng benepisyo mo as a health worker, imagine mo, paano ka harap sa pasyente o ano man, nakabugnot ka na. Hiluhilo ka sa gutom. Doon pa lang, parang, di ba, hindi ka tuloy inganyo rin sa trabaho mong gawin dahil nga, di ba? Hindi ka komportable. And I think from here, no, Vice, kasi if I'm not mistaken, meron din correlationship between ito mga health workers natin sa mga new mothers, like nurse, you know, diba, ano ba yung tawag doon? It's preparation before birthing. Parang meron silang like a cooperation. Ano bang tawag doon, Vice? Kasama sa tungkulin ng isang barangay health worker ang hanapin lahat ng mga buntis sa kanyang barangay. Yung prenatal care, napakahalaga. Diba? At kung pwede, ma-enroll na sila sa PhilHealth para pagkapanganak nila ay libre na. Libre na. Diba? Isang hulog, ano, yung nakausap natin. Ayun, sa akwa niya, sa PhilHealth. Oo, na pag nag-bide ka isang hulog, 2,400. Oo. Libre na yung isang panganak. Isang taon, libre na sa panganak. Pati yung sa bata. No. Tapos may post ni Alpa, di ba? Yun. So, maganda yun. Maganda yun. Maganda. Okay. So, ito naman, Vice, medyo national na rin. At pwede rin dito sa atin. Yung sistema ng transportasyon. No? Dito sa atin. Like, terminals, airports, ayan. Ano po ang inyong opinion o ang inyong datos? Hindi na pag-uusapan yung airports. Pero nabalitaan ko daw na from not being the worst airport in the Philippines, wala na tayo sa top 10. Aba, galing ha. Nabasa ko sa Facebook. Out na tayo talaga. Out! Ay, salamat sa Diyos. D-0, hindi na natin inabot. Medyo optimistic naman. Ano ba yan? Ang bitang yun. Ito kaya yun? Well, nabasa ko sa Facebook, hindi ko alam kung... Kaka-brownout lang eh. Ayun na lang. baka bago nag-brownout, nagkaroon na ganun klaseng ano. Sayang naman! Pero sa pangkalahatan po, halimbawa, yung transportasyon po. Tingin ko kasi ang problema sa atin, hindi tayo masyado namuhunan sa public transportation. Ayun. Kailangan talaga dapat talagang pinag-isipan natin ng isang magandang public transportation system na pwedeng gamitin ng mayaman at mahirap, no? Para mabawasan naman ang paggamit ng kotse. At dapat sana may premium. Medyo mahal naman kung kasi ngayon hindi ka pwedeng mag-charge ng additional taxes or whatever for owning a car because you don't have an alternative. Pero if you have a very good transportation system, taasan mo ang pag-own ng isang kotse. Discourage the use of disincentivize the use of a car, di ba? Yan ang aking solusyon sa transportation problem natin. So long term siya. Long term solution. So makakabay lang noon yung may kakayahang magbayad. Madi-discourage yun. Madi-discourage ang pagkaraniwang tao. Ngayon nakikita mo, napakamurang bumili ng kotse. Ang mura ng down payment. Ang mura ng purchase. 18,000 may kotse ka na. Maiuwi mo na. So halos lahat pwede na magkaroon ng kotse. All in, 18,000. Pero hindi naman lumalawak at lumalaki yung mga daanan. Ayun. Tama po. Tapos,
still, the majority of our people walk. Yes. So yes, we're serving only those with cars. So hindi naman universal, hindi naman democratic. At din, ang, ang worst pa nito, marami ang bumibili ng kotse ng walang garahe. Ay, pa, nako, siya. Pumagarada sa parking, kalsada. Illegal parking. Harap ng bahay. Diba? Totoo. Talaga, sinabi niyo. Kaya ang luwag-lug ng kalye, naging one-way. Naging one-way. Tama. Ako daw, one-way, kabilaan pa yun. Ayun pa. Oh. Kailangan ng political will talaga, ha, yes, para ma-solve yung problem na yan. Kasi, alam nyo, dati meron akong kunsihan, bago pa ako naging vice mayor, pero talagang nag-ano siya, nag-file siya ng measure para mataas ang bayad sa pag-park sa kalsada. Mm-hmm. Eh, lahat naman ng mga tao nagalit, no? So, hindi na pa siya yung batas na yon, no? Kasi may great opposition. Pero when you think about it, it makes sense. Oh, dapat, tama naman talaga dapat, siya. Dapat may political will, pinagpatuloy kahit maraming galit. Oo nga, kailangan sana pinagpatuloy yun. Gagawa ng paraan ngayon yun na maghanap ng garahe. Oh. O kaya, hindi siya muna. Hindi bibili lang 10 kotse. Hindi muna siya bibili ng 10 kotse na nakapark lahat doon. Nakapark lahat sa kalsada. To be added. Ang anak, tatlo, tigitigi isang kotse. Yeah. Pala, walang garahe. Walang garahe. Diba? Oh, pero, Vice Mayor, ano naman po ang sa traffic po, ano masasabi nyo? Dito sa atin po sa QC, kamusta naman po? Hindi maganda. Bagsak tayo sa traffic. Pero tingin ko, buong Metro Manila, bagsak naman, sa traffic. Opo, opo. Nasa sentro kasi tayo. Eh. Nasa sentro tayo at katulad nga ng sinabi ko, yung mga problema ang binanggit naman natin, hindi mo naman mahihiwalay ang QC sa buong Metro Manila. Oh. Isang kabuuan tayo. Eh. Kaya pag may solusyon, kailangan talaga metro-wide siya. At ang public transportation, ang traffic yan, ang metro-wide problem yan at metro-wide ang solution dyan. Apektado ang bawat lungsod. Opo, yan ang tingin ko. Ang general planning talaga, lahat ng opisina ng gobyerno dito ilalagay sa Quezon City, di ba? Dati yun ang plano, kaya ito yung capital city dapat. Ngayon, may mga plano naman na inilalabas na ng lungsod. Meron din ganun. Ang mga government offices, agreeable ba kayo doon dahil makakaluwag daw ito? Well, kung may mga studies na nagpapakita na talagang magpapaluwag ito, bakit hindi? Ako naman, batay naman sa datos ang aking magpagpasya, di ba? Kung meron naman talagang batayan ang ganung klaseng pag-iisip, bakit hindi? Para dadami, para magluwag. Oh, kasi para lakarin mo yung SSS, mapupunta ka pa ng Bulacan. Oh. Absent ka. Pero sinasabi nila, di ba, gusto nilang i-move yung capital sa ibang lugar. Like Cebu, sa Cebu lang daw yung capital. Ay, naku, dilalo na. Dilalo yung traffic naman sa Cebu. Oo. Para malakad mo yung papeles mo talaga, laplanuhin mo ng matagal-tagal yan. Hindi agad-agad. Pero halimbawa, sa Clark, medyo maluwag. Mm-hmm. Pero kailangan lahat nandun na. Mm-hmm. One stop siya. Yeah. Para isang lakaran. Hindi naman pwede yung kalat-kalat ng mga ahensya ng pamahalaan. Mas mahirap pa yun sa tao. Pero yung nabanggit ni Supremo na since ang plano pala ay gawing capital, meron bang inaano ang pinupush ang Quezon City na try na ibalik o gawin? Dati kasi ang Quezon City talaga ang pinano ni Manuel Quezon maging capital. Yes. At napakaganda ng plano ng Pangulong Quezon sa Quezon City. Kaya may Commonwealth, dapat nandun lahat ng mga embassies, nandun lahat ng mga government offices, may maganda tayong park. Aganda ng plano eh, pero hindi tinuloy na mga succeeding mayors kasi ang magandang planong yon. May bistek po ba may planong ibalik yun? Parang tingin ko ngayon mahirap nang ibalik sa Quezon City ang capital dahil hindi na magkasama yung mga government agencies niyan, mahirap nang isama-sama sila. But maybe in the long term, why not? No? Kung may presidente na talagang may ganung klaseng vision, bakit naman hindi? Pero kailangan may vision ang presidente. Hindi pwede yung bukas, sige, ilipat na lang natin dito. Hindi pwede ganun. Ako, kailangan talaga long-term vision. Long-term, yan. Bueno, dumako na tayo sa huling tanong. Wala tayong oras. Ang pinakahuling tanong dito, Vice Mayor Joy Belmonte, ay parang tanong ng bayan na kami lamang ang magdadala, magkoconvey sa iyo. Bakit kita iboboto? Bakit mo ako iboboto? Dahil sa tingin ko, ako po ay may magandang track record naman na patunayan ko naman na kapag ako naman po ay nagtrabaho ay bigay puso naman po ako, buhay ako sa aking trabaho. Mm-hmm. Tingin ko may tunay akong pagmamahal sa trabaho ko na napakahalaga sa isang lingkod bayan. At para sa akin, tingin ko may malasakit din talaga ako sa aking lungsod at sa aking mga mamamayan. Mm-hmm. So tingin ko, in the absence of somebody na tingin ko mas nagmamahal sa lungsod,
iboto niyo na lang ako. Kasi itang isang termino lang naman na. At dun sa nakaraang dalawang termino ko, eh, wala naman po ako naging issue at naging masaya naman po ang mga mamamayan sa aking pong paglilingkod. Mm-hmm. At pagbubutihin na lang po natin ulit sa pangatlong termino. Mm-hmm. Okay. Number ano po kayo? Tatlo, number 3 sa balota. Yun. Number 3 sa balota, may nauna pa, no? Meron pala. Sa apelido yun eh, no? O, ganun ba yun? Oo. Sa apelido pa, alphabetical. Alphabetical. Akala ko, ano post na eh, pati si Bistek. May sumingit pa pala. Post, may sumingit pa. Eh, pero ang kagandahan nito, kung meron ka ng performance na pwedeng ipagmalaki. Oo. Medyo... Ay, nakatapos yan dalawang termino. Yeah, nang walang reklamo. Wala nang nagreklamo. Maayos. Wala naman tayong nabalitang issue rito sa kanya. At may sa mga kanya. Mga plano pang magaganda na ipatutupad. Sana matapos nyo ngayon termino nito. Sana po, matapos ko. Sa tulong at suporta po ninyo. Okay, bibigyan ko kayo ng ilang minuto. Appeal sa inyong mga constituents. Mm-hmm. Well, ako lang po ay bumabati sa lahat po ng mga mamamayan ng Lungsod Quezon. Medyo nakakahiya po kasi humingi ng boto sa kanila. No. Gusto ko lang pong sanang sabihan sa kanila na kapag magtiwala ulit sila sa akin, hindi sila magbibigo. Lahat po ay gagawin ko para maging masaya sila at lahat po ng mga serbisyo na kaya ko ay bibigay ko po sa kanila ng taus puso po at bukas na bukas ang aking loob para sa kanila. Mga kaibigan, si Vice Mayor Alti Candidate Joy Belmonte ng Quezon City. Okay, paalam tayo? Paalam na. Oh. Ayan, marami po maraming salamat. Maraming salamat, Vice Mayor. At muli po, patuloy po tayong manindigan sa ating mga prinsipyo, labanan ng mali, ipaglaban ng tama. Ito po ang inyong kakampi sa katotohanan at katarungan, Bernard Tan. Maraming salamat po. Hanggang sa Lunes po muli. Dito lang sa Ocho Derecho, walang kompromiso. Okay. At ako naman po si Pia Marato. Alalahanin po natin lagi na ang edukasyon talaga naman ay ang solusyon. Okay, maraming salamat ulit. Till next Friday naman ako. Ayun. Ako po naman si Joey Falcon, ang supremo sa Impapawid. Sa pangalan ng aking mga naging kasama sa technical at mga katulong dito sa studio, nag-iwan po ako ng isang magandang hapon hanggang sa Lunes. At tabayanan ang susunod na programa, Handa Pinas. Ang Handa Pinas. Ayun. Si Martin Aguda. Ayun. H-Tri Media Pro Incorporated. This is H-Tri TV.